Hello guys, we're live. Yan. Ayan na guys ha. Ang tagal po namin nagsimula nung nakaraan po. Medyo hindi din kami natuloy. I don't know kung bakit. So, sana yung dilemang ganito ay mawala na para sunod-sunod na po yung aming game na itong parating na to. So, eto guys, pipilitin namin matuloy itong storya ng aming game na to. Ito po ay ang Dungeons and Dragons 5th Edition. Homebrew po yan. At ang aming campaign is called D&D Oriental Adventure o Kalatur Saga X Legend of the Five Rings. Ayan po. And of course, ito pong game na to ay based po sa mga Oriental Adventure na mga samurai, martial arts, kung fu, karate, yan mga Defy the Laws of Physics. So ngayon guys, itutuloy po namin yung The Legend of Eeyore's Journey. Ito po yung side story po ni Lady Eeyore na hindi pa po nakakonect yung main story po niya na papunta na po siya sa Shoulu. Pero before that, nasabit po sila sa isang island na malapit po sa Perlang Silangan. Ito po yung parang alternative world ng Pilipinas nung sinaunang panahon na ang pangalan niya Perlang Silangan. Pero, isang island lang po yung bahagi nun ang nalanding nila by accident. Ito po yung tinatawag nilang Tik-Tik Basag Bayag Island. So, huwag niyong pag-isipan ng madumi yung name na yun ha. Yun talaga yung kulturang name nung island na yun. Okay guys? So, ngayon, bago po tayo magsimula, kayo po ay napapanood sa Armor Class 0, Tabletop Philippine, D&D D20 Philippine Community at sa Amboy RW ngayon. And of course, Oriental Dungeons and Dragons, yan, sa group chat, na group po ng Facebook, at saka sa YouTube po, abangan nyo po yan. So guys, bago po tayo magsimula, itutuloy na, papakilala muna natin ng ating mga character. Okay, pakilala mo, unahin ko na muna si Zaga, kasi si Zaga na puputol eh. Zaga, pakilala mo yung character. Hello Zaga, buhay ka pa ba? Hello? Hello? Hala! Ito yung sinasabi ko eh. Ay, wala. Wala, sir. Okay, sige, babalikan natin si Zaga. Okay, Master Sheen and Master Sarah, ipakilala nyo ang mga new character nyo sa game na to, guys. Hello, good evening. Hi, I'm Sheen. I'll be playing si Toshiba. Ayan, Toshi. Isa, mamaya niya na si Toshi pa. Isa siyang parang assassin for hire na parang na-realize siya na mali pala yung ginagawa niya. So, parang nag-journey siya to repent for his and ways. Si Sara naman, ano ang naging connection sa'yo? Yung kanyang character? I'll be playing. Hi, I'm Sarah. I'll be playing as Hannah. She's actually a knight of yung parang Gumiho or Dadri. If you're familiar with it, ayun. Tapos, siya yung nagtigtas sa life ko one time. Talaga na makanong love, feel love. Apo. So, may utang na loob ka doon sa taong yun. Okay, maganda yun, maganda yun. And, yes. Nag-journey lang kayo. Wala kayong parang main quest, nagjo-journey lang kayo ang tinasabit kayo dito. Tama ba ako? Yeah. Okay, ha? Sige, sige. Okay yan. And of course, meron pa tayo isa pang player. Skara, ang pinakamakulit sa grupo namin. Skara? Hello? Hello, hello, hello. Pakilala mong sarili mo. Hey, sino ka? Yo, so no, Skara. Playing as Yue Pagodawa. So, mula siya sa Perlang Silangan, sa part ng Bisaya, oy, sa Nation of Bilingan. Mm-hmm. So, yun, si journey to around this world, to descend to the throne mula sa kanyang aman, mula sa Bakunawa. And may napanaginip na naman siya, isang hindi na naman dinasahan niya, isang blade na hindi na naman natagpuan kung nasaan. Pero nasa kamay niya na yun. Talagang mukhang kinuwento mo na yung buong storya mo ha. Malupit ka talaga ha. Talagang game na game ka pa talaga. Oh yun, beyond that. Sige, tignan natin yan. Nakapasa ka na sa pagsubok ng nakaraan eh. So I hope ngayon tuloy-tuloy na yan.
Nandiyan na ba si Zaga? Hello, Zaga? Nasabi mo na ba yung computer sa bintana? Hello? Zaga? Naka-mute. Naku, naka-mute na naman siya. Hello? Ano, tanggal may mute? Hello? Oh, sige, babalikan na lang natin siya. Babalikan na lang natin. Okay, lahat po ng icons ng mga bago, guys, pakilagay po sa bagong bilog na pula. Ayan, ha, bagong bilog na pula. Kaya lang, maglalagay pa akong bilog. Okay, yan po. Mukhang kukunti lang talaga tayo. Sana may mga sumaklolo on the spot. Sana. Malay nyo, kayo makadisolve. Eto mga to, hindi ko alam kung ano nangyari. So, dalawa? Skara, as in character mo, Skara? Yep. Ano, nagagalaw mo ba yung icon mo, Skara, o pakiping na lang? O lagay mo dito sa bilog na to? Zaga, wala ka pa ba, Zaga? Hello? Patay kang bata ka. Okay. Sige, tingnan na. Present. Ayun. Huwag ka nang gagalaw, ha? Tama na yung dugan mo dyan, ha? Mukhang nag-cellphone na to si Zaga. Baka nga eh. Baka doble, na, nakadoble ka, no? Oh, Zaga, pakilagay mo yung icon mo sa bagong... Yes, bagong bilog. Nadilinig ka namin. Pakilagay sa bagong bilog po yung iyong icon. Ayan po. Okay na? Total, apat lang pala kayo? Apat lang pala kayo, no, guys? Oh, sige, okay na to. Ayun, totally lima. Lima. Okay, guys, ganyan to po ang nangyari. Okay, last time po, nag-journey po kayo at na-encounter nyo si Tungaw, yung kapre, na muntik na mawala ang braso ni Scar doon sa kapre na yon. Dahil nakapagbunong braso siya kasi kumain siya nung pagkain nung kapre na muntik na siyang na-spirited away. Pero sa hindi naman inaasahan, pinagpala, eh naka-survive naman po yung character ni Scar na muntik nang maiwan doon sa lugar na yon. Okay, so ganito po ang nangyari. Habang naglalakbay po kayo sa kagubatan at ito po ay araw ng pangalawang araw na to, guys. Naglalakbay po kayo. That moment, kasama nyo si Ems at saka si Doc, yung mga character nila. So, hindi mo na nakigagalaw yan, pero mga kasama nyo sila. Including kasama nyo rin si Lady Eeyu at saka yung samurai na babae na humati kay Scara last time. Patay yun. So, nangyari, nung habang naglalakbay kayo, mag-roll ka na sa akin ng perception check, Zaga, kung na-detect mo to. Kailangan ko ng 10 and above. Naririnig ba ako? Hello? Hello? Naku, yari. Si Zaga. Naririnig ba ako? O wala? Narinig ka niya. Zaga, kaya mo ba mag-roll? Hello? Patay tayo dyan. Scara! Ikaw mag-perception check muna. Ikaw muna, Pita. Habang naka-idle si Saga. Perception check? Oo. 10 and above. 10 and above? Yep. Okay pa. Okay, so... Fabric? Let me check what we got. Muntik pang hindi natin. Oh my god. Ba't gano'n? Nag-aano to? Nagdadalawang roll? Mabagal ang roll 20 ngayon, napansin ko. Isa yung nasa kanan yun. Yung advantage, oh. Kaliwa yung normal roll. So, ganito ang nangyari, Saga. Nakadetect ka na parang may nagmamatsyag sa inyo. Pero,
doon sa pasalubong na dadaanan nyo sa kagubatan na yan. Okay? Doon sa pasalubong na dadaanan nyo sa kagubatan na yan. Parang merong nag-aantay at nakatago po sila at nagmamatsyag sa inyo. Okay, ngayon, ganito naman ang sitwasyon kung sino yung nagmamatsyag ngayon. Okay, Shin at Sara, kayo po yung nagtatago doon sa puno na yun, sa isang lugar na yun. At merong palapit sa inyo isang grupo ng mga, napansin nyo, ang mga pananamit nila, merong taga Showlong, merong taga Kusakura na pananamit, naglalakad sila. Yan ang, nung one time na pagdaong sa island na yan, naka-encounter kayo ng mga weirdong mga nakabahag na tao. Mga nakasultan na damit, mga sulaymanong damit. Pero iniwasan nyo yun. Pero ngayon, may masasalubong kayong isang grupo ng mga naglalakad na to papunta sa inyo habang kayo nakatago. Ano plano ninyong dalawa? Master Shin? Toshi? Nalilinig ako. Ay, yep. And Anne is actually blind, so na-sense lang niya na may group of people. Actually, nasa-sense siya kung ilan yung tao, pero upon sensing them, hinawakan niya yung ikasama niya. Yeah, to figure things out. Pero kung syempre bulag siya, so kailangan niya ng guidance. Sa iyong advantage as a blind, siguro mga 12 na tao something, yung mga narinig mong footsteps na naglalakad sa mga damo-damo, yung mga twig. At palakas ng palakas po yung tremor niya palapit sa inyo. So, what will you do, Toshi and Sara? Anong gagawin niyo? Magpapakita ba kayo? Or hayaan nyo lang silang dumaan dyan? Pero I don't know. We don't know yet. Sa palagay ba ni Toshi na napansin na ba sila? Hindi pa naman, pero papansin mo yung isang lalaki dyan na may sungay, na parang nakaka-detect na siya, nakaka-sense na siya na merong nanonood o nagmamadyag sa kanya. Mukha ba siyang Oni? Mukhang Oni. Mukha siyang Oni. Okay. Yes. Pero napansin mo, itong mukhang Oni na to, kasama naman ng mga normal na tao. So, mukhang napansin mo naman, hindi naman mukhang dangerous ang dating. Hindi naman yung ano, kumbaga, hindi naman yung first time makakita ni Toshi. Well? Siguro ano, parang mag-nod na lang, tutungo na lang muna si, ano, si Toshi. Tapos, will you let them pass? Papakita kayo? Well, palalagpasin namin, pag medyo may about 30 feet away na sila. Okay. So, kami maglalabas. Skara, nakadetect ka na within that area may nagmamatsyag. So, bibistuin mo ba yung mga nagtatago or ayam nyo lang lumampas na lang kayo na mukha namang hindi sila aatake o something. Ngayon, ano Skara? Pagka sinabi mong hayaan natin, okay lang. Sabi mo, ano? Magpapapansin ka ba na mayroong, sasabihin mo ba sa grupo na mayroong nagmamatsyag at nanonood sa inyo? Or ignorein mo na lang yan at lumampas na kayo? Well, mukhang wala talaga. Mukhang nawawala sila. Nakamute eh. Hello! Hello! Asan kayo dyan? I'm Sir Dan, pero nakamute yung iba. Nakamute ba ako? Kaya baka sila lang. Okay. Hello guys, buhay pa ba kayo? Hello. Ano Skara, anong plan mo? Tienda. Tienda, nakita ko na ba sila ng gusto or na fake ko lang yung present nila? You don't have any idea kung ano yung mga nagmamatsyag sa inyo. Ngayon, tatanungin kita. Sasabihin mo ba sa mga kasama mo na may nagmamatsyag sa atin at nandun sa lugar na yon? Or ignorin mo at lampasan nyo na yan? So, no, si Skara kasi, he have, may unique trait siya na kalmado siya na hindi siya hostile sa ibang creature or sa humanity.
So, or any creature naman, no? So, nung binaba niya yung sword niya, ay, binigay niya yung sword niya kay Lady Io, pwede bang ibigay ko muna sa'yo ang mga aking mga kagamitan sa pakikipaglaban? Okay, bagong sinabi yan, hinarang ka nung samurai na babae. Ito yung isa pang bagong ngayon na pumuprotekta kay Lady Io. Bakit mo pahawakan ng espada si Lady Io? Akin na nga yan? Bakit? Bakit mo pinapawas sa mga gamit mo? Anong meron? Sabing ganun sa'yo, nung samurai na to na hindi pa nagpapakilala sa inyo. So tingin mo siya alalay mo? Yun nga, okay, yun ang reaction nun. Ano sabi? Okay, kasi si Lady Io at yung isang tao doon na may god yun, yung pinagkakatiwalaan ko. So sa kanila ko lang ipinagkakatiwala ang aking mga kagamitan na binanakupa sa akin. Ama. Nagsalita ngayon kaya, si Lady Io sa'yo. Isang arangalan. Sabi ganun niya na may problema ba? Ano yung character name mo? As Hakuman ka, di ba? Ano yung character name mo? Yue. May problema ba, Sir Yue? Bakit mo pinapahawak sa amin mga armas mo? Sabi ni Lady Yue. Eh, mawawalan ka ng protection kung may mangyari man. At ba't ba nang... Hindi. Diba? Diba? Kahit na isa akong mandirigma or isa akong assassin, hindi ko intention manakit ng ibang tao. Hangat ko lamang ay magbigay ng kapayapaan sa bawat nilalang sa buong karatoran. Nagsalita yung samurai na babae. Nagsalita yung samurai na babae. Wala na tayong oras pa para mag-swear ka kay Miss EU. Naglalakbay tayo ngayon para makarating tayo sa isang lugar ng mga engkanto para mangingi tayo ng tulong. Sabi niya, so, ipasitabi mo muna yung mga pangako mo. Tumingin ngayon yung samurai na babae kay Lady Io. Sabi ni Lady Io sa'yo, Yue, pasyensya na, Sir Yue. Tsaka mo na sabihin sa akin kung ano yung gusto mong ipalabas. Halina, nagmamadali tayo bago tayo abutin ng gabi sa kadiliman ng gubat na ito. Eh, si Saga, wala pang salita eh, sayang. So, hindi pa natin alam kung ano. Sir. Ayun, parang may nagsasalita. Ayun. Hello, Saga. You have any comment for this? Hello? Yes po. Rinig na ba ako? Oh, maganda. Huwag ka nang gagalaw. Okay. Yes. Okay. Hello? Wow. Lawa na. Signal. Okay, hindi ko masabi. Nawala na naman. Yeah. Okay. Yan, okay. Yan. Wireless ka ba? Okay. Okay. Narinig ka namin, Hindi mo na ako gagalaw. Pero sabihin ni... sige po. Sabihin, hanggang natin sa ikin sa gitna ni Yue tsaka ni Miss Yue. Tama siyang screen sa harap ni Miss Yue. Then? Uh-huh. Anong sabihin mo? Tapos nagawad ako perception na 17. Na-sense ko ba yung mga nakita ni Yue? Yes, tama ka. Dapat Skara, ikaw din na nag-roll nito. So, mag-roll ka ng perception. Hindi, yeah, nag-roll na ako din yung dan. Okay, ganito. Actually, na-sense ko na sila. Oh, pero ikaw, Zaga. Pero sabi ko kay... Mag-roll ka rin ba ng perception, Zaga? O sasabihin mo na lang, Yue, kay Zygen yung na-aware mo? Sinabi niya kay Zygen, kasi I trust naman kay Zygen, no? Sabi niya. Parang sign na lang na Saigen, huwag mo muna sabihin. And sabi niya ang ganun. Huwag mo itutok yung mga sandata mo sa mga taong hindi pa natin nakikita. Maybe hindi naman sila mapanganib or mga masasamang tao. Okay. At least kung makikipuusapan naman natin, di ba? Okay, so yan, nag-uusap kayo. Nahinto kayo doon sa spot pang nagkinakataguan ni Master Shin at saka ni Sara. So ngayon, kayo naman, Shin at Sara, nagtago kayo diba sa puno? Bakit hindi sila umaandar? Nakahinto sila doon. Ngayon, ganito. Sara. Hindi kami nagtatago. Nandun lang kami sa taas. Nandun lang kami sa taas. Pero hindi lang kayo nakikita dahil mataas kayo. Okay, ganito, Sara. May naramdaman ka na hindi mo ini-expect dahil ikaw ay spirit folk, may naramdaman kang divine energy na biglang nag-flashback sa'yo. Okay lang ba, Sara? Bibigyan kita ng... Yes, oh. Okay, Sara, your entire kingdom was destroyed by the hand of mysterious, thunderous lightning demon samurai.
pinatay nila. Okay, so anong nangyari, you are, tumakas ka nun, and naalala mo pa kung sino yung mga mahal mo sa buhay, nung nag-feel ka, you are wounded. Yeah. Ikaw yung nakasurvive until, nung bago ka tumakbo, yung siguro nanay mo to, or parang ano mo to, spouse mo tong isang spirit na may biyak, may taga sa likod, sabi niyo niya, go find the divine one. Sabi niya, yun lang ang magsisave sa ating entire race. So, yun yung clue. Ngayon, nakita mo huling-huli, nung tumatakbo ka, habang hatak-hatak ka nung isa pang spirit fork, nakita mo isang lalaking samurai na naka-armor na nababalutan siya ng kulitin. Sabay, tinusok niya sa likod. Yung babaeng spirit fork na mukhang royalty siya, naka-royal robe siya, babae. Yun, tinusok sa likod, patay. Habang nasusunog yung entire kingdom mo, Sarah. So, nangyari nung time na yun, nung tumakbo ka, yung nag-attack sa yung spirit fork, namatay rin. Kasi, tinamaan na pala siya ng poison arrow ng isang genma. Until ikaw na lang ang natira, wounded din, bumagsak ka sa gubat, at nakapulot sa'yo isang mysterious traveler na ina nga, si Shin. And yun nga, ngayon, hindi mo naman ikwento kay Master Shin to. Itong sitwasyon to. But, you sense a divine energy from that group. So, anong gagawin nyo? Will you let it go na lang? Ganun na lang ba? Pero, yun yung clue eh. Nasabing ganun, yung divine energy na yon ang magliligtas daw sa entire race daw ng mga spirit folk. Lagpas na po ba sila, sir? Hindi. Lakahinto. Nag-uusap, oo. Lakahinto sila. Oh, nasa ibabaw kayo, siguro mga 15 feet high, yan. Kasi ako, nakasakit kasi yung basket sa likod niya, tapos doon ako nakasakay. Pero maliit lang ako. So, gagawin ko, parang kukulit ko siya, like, iyaano ko yung ulo niya, na parang, sama tayo sa kanila na doon. Well? I-message ko na sasama kami sa kanila. Kasi, ayun nga, medyo ano siya, shy and ano, medyo aloof or distant. Any excuses? Any excuses, Master Toshi? Mukhang napansin mo, yung kasama mong batang babae, kinukulit ka na, I think they want, she's requesting na introduce yourself to the party. Pero, of course, mga bagong mukha, yung mga yun eh. May kasama pang demon na mukha. May Oni pang kasama na nag-uusap sa kanila. May Oni nga nakasama. Parang, may tiwala naman si Toshi kayo yun eh. Sa kasama niya. Aha. Parang kinukulit niya, di nagulo na yung bop niya. So, magulo naman talaga yung bop niya. Na ano, gulo-gulo, mas na nagulo pa. So, parang, okay, due to that. Ano yung bop ng leon, parang okay. Ganun. Due to that, nagkakakulitan kayo. 4, 5, 6, may nalaglag na rubble sa taas at na bumagsak po sa baba. Mga bato-bato lang na buwangin. Mapapatingin sila sa inyo. Ito na. Tagal naman ang goal ko? Oh, 3, Sir Dan. 3? Okay, hindi naman. Hindi naman. So, okay. Ano? Zagan! Nawala yata si Zagan. Nawala. Ayun. Diyan, sir. Hello, ano, Zaga? Mag-goal nga kayo sa akin ng perception checklet 9 and above. May nanilig kayong ingay po sa taas ng 15 feet na mga branches na mga ugat-ugat na puno sa ibabaw nyo. Mayroon nagdedebate nun na isang boses ng babaeng bata at isang lalaki. So, yun, failed. Oy, failed po yung ating monk na si Doc. Ayan. Okay, si Shiro, yes, na-detect mo na may nagdedebate nga sa taas. Okay, who else? Nasense na Shiro. Give that. Nasense yun na. Napatingin na lahat kayo kasi nakikita. Okay. Okay, hindi. Sabi nga. Ibabaan nyo lahat ng mga sandata nyo. Please, hindi sila mga hostile na tao. Pwede po ba silang makausap na maayos? Okay lang po ba? Mahal na... Okay, Zygen, yes. You also detect that there is 2 person above you. And one voice from a little girl and a man. An adult man. So, ano? Ano? Sisigawan nyo ba yan? What? At sinabi mo, Skara, na... put down your weapons. Alam mo, anong charisma mo, Skara? Charisma modifier? Charisma modifier...
Alam ko, charisma, wait lang, DM na na. Malalakas ang kapila mga tiefling, alam ko. Sige, anong charisma mo? Modifier. Plus 2. Kailangan ko ng 12 and above. Pagka okay yan, na-impress yung party sa persuasion, pwede ba? 12 and above. Persuasion, pwede po ba? Pwede. Okay. Hindi sila nakinig. And may sinabi pa yung samurai girl. Bakit? Sabi niya, ikaw ba leader ng grupo? Sabi niya, ano bang, bakit ba? Ano nangyayari? Sabi ng samurai na babae. Teka. Tama yung ganun. Please. Huwag mo na kayong maging hostel or maging ano. Yes lang, kalma muna lahat. Okay, so, pwede, yung sinasabi mo, nagdiadibati kayo nung dalawang, nung samurai na girl. Maya-maya, sumigaw si Lady E. May tao ba dyan? Hello? Hindi kami masasamang tao. Sabi ni Lady E. Okay, ngayon, will you respond, Shin and Sarah, about the napakagandang boses na babae na nagsalita na may tao ba dyan? Hindi kami masasamang tao, sabi nga. Yes. Okay, so ano? Certain, ano, si Toshi, since siya yung nakatapak dun sa branch. Kaya pag siya na parang ano, parang siyang tuyong dahon na hindi naman nahulog, parang dahan-dahan. Ay, umislide ng paslide. Hindi man, di ba parang lumulutang na pababa? Oo, lupit. Nakita nyo, guys, basically, if you have a martial arts, you style analysis the person, yung kanyang martial arts hindi pangkaraniwan. Makikita nyo yung pagbaba niya. Mukhang highly graded na martial artist yung bumaba na may dalang bata sa ibabaw ng kanyang shoulder. So, nung bumaba... Slikot. Ano siya? Yung bag na parang basket. Ah, parang kaya no? Kay Tanjiro. Pero hindi, kay Tanjiro kasi box eh. Sa'yo basket. Okay. Naka-basket siya. Okay. So, nakita ni Lady Iyo kayo. Sabi niya, kinagagalakan ko kayo makilala. Mga takokosukura kayo? Kayo rin ba yung aksidente bumagsak sa islang ito? Anong sabihin niyo, guys? Baka kasi kilala ko ni Lady Iyo. Kasi medyo, parang siyang si Toshi kasi parang si Patosay. Oo nga. Famous. At, na murderer. Hindi titingin si Toshi, hindi siya titingin sa mata. Kaya nga, pero si Lady Iyo kumukunot ang kilay na parang ina-analyze kanya na parang kilala ko na to, parang ganun. Pero, okay, Sarah, you realize that iba yung behavior ng kasama mo na parang ayaw tumingin directly doon sa magandang babae na maiksi ang buhok. Na napansin mo, parang umiiwas siyang direct contact, eye contact. So, nagsasalita ka ba dito, Sarah, for introducing yourselves sa babaeng kaharap nyo ngayon? Kaya. Opo. Ano po, ang gagawin ko po? Like, di ba nasa basket ako sa likod niya? Huh? Like, magpapatla ako doon sa likod ng ulo niya, tapos hawakan kayo niya, tapos pakaharap. Hi, I'm Hannah. Parang curious din ako kung sino yung girl. Okay. But you, as you can feel it, she has the divine aura exactly at that in front of you. Nagre-resonate siya ng divine aura, itong babae ito. It's like you're gazing, and gazing the bright light of the sun. Yun ang nararamdaman mo sa kanya, yung babae ito. Pero napansin mo yung pananamit niya, hindi naman malinis. Parang madusin na ngayon pananamit nila eh. Nga lang, napansin, magandang hindi babae. Hindi po, nasa-sense ko lang po siya kasi blind po ako. Yun. Kasi pagka-blindness mo, parang ganun ang imagination mo. Yung aura niya, parang karap mo, liwanag ng araw. Ganun ang feeling. So sabi ko na ni... Pero similar po dun sa sa dinescribe niyo nung earlier. Yep. Similar po yung aura. Well, actually, sinabi nung... I don't know if that is your mother who died. Pero ang sabi niya, divine aura. Na it feels calm. Diba, may naalala ko eh, nung time na yung calm pa yung kingdom, yung karyan nyo, nung sinusuklayan ka nung kung sino man yan, kung nanay mo yan, nagtanong ka kung ano yung divine aura, in-explain sa'yo ng mother mo na pag naramdaman mo yun, makakalmado ka. So, ito na ngayon yun, yung na-heard mong
tail na yun, nung time na buhay pa sila at hindi pa nawawalak yung kaharian nyo nung naikwento sa iyo, naalala mo. Ngayon, yung energy, nararamdaman mo ngayon, yun na yung kwento ng nanay mo or I don't know, mother mo nga ba talaga yun, napatay na yun? Pinatay nila ka na, sorry. Yes. Okay, yes, so po. So, anong sabihin mo? Pwede bang iba-ibahin ko yung nangyari. Like, parang, di ba nagpapa ko siya? And then, nag-iba rin yung behavior niya. Like, yung, di ba nine-tailed fox siya? Yes. So, parang siya nagpapa-cute. Tapos, parang siyang dog na nagwawag ng nine-tails. Ganon. Wow, tapos, inask niya si Lady EU kung pwede siyang maging friends with her. Ah, sinabi mo. Sabi niya befriend niya si Lady EU. Apo. Alam mo, ito ang... Ito yung magiging wag na, guys, ha, makikinig kayo. Ito yung hindi natin talaga iiwasan sa character. May racist talaga na lahi. Okay, ganito po ang nangyari. Dahil spirit fog siya and maganda, lumapit si Lady EU. Oh, hindi ka pala tao. Sabi niya. So, nangyari, natuwa si Lady EU. Then, yung sinabi mong, would you be my friend? Oh, in-accept niya. Ngayon, napansin mo, Scara, bakit siya accepted agad samantalang ako? Katakot-takot na dinanas ko na insulto, hindi ako naging ganyan. So, hindi lang yung naramdaman mo, Scara, pero okay, you remain silent. Kasi, wala, nandyan yan eh. So, na-realize mo nga lang yung unfairness na... yung unfairness na... Si... Yeah, yung ganun. Okay. So, yun ang naramdaman mo. So, nangyari, sabing ganun ngayon ni Lady EU, ako nga pala si Lady EU, and ano po mga pangalan ninyo? So, nagpakilala na ba kayo? Toshi and sino yung babae? Yes. Yung babae? Nagpakilala siya right off the bat. Sabi niya, I'm Hannah, can you be my friend? Ayun, so... Eh, parang talagang kinoclose niya si Lady EU. So, Hannah-san din, sabi nga ni Lady EU. Pero, nung sinabi mo friend, just call me Hannah, sabi mo lang. Di sabi niya, kung ganun, great, sabi niya. Maya-maya, nakaramdam. Okay, lahat ng mga warrior dito wield sword at mga master of the peace, mag-roll po kayo sa akin ng awareness. Kung may awareness, may all-around sight kayo, hindi na kayo mag-roll. Pero kung wala, mag-roll kayo ng perception dito. Kailangan ko ng 15 and above. Ito na, sisimulan ko na to. Okay, 15 and above, guys. Sir Dan, yep. Kahit po wala kang vision, extra strong po yung... Ayun, man, no? Okay. Confirmer sensor perception. Pero, the problem is, Sarah... Yung senses ko. Oh, alam ko, walang problema yun. Pero the problem is, Sarah... You get too excited and na-focus ka kay Lady EU. So magdadal ka sa akin ng 120 ngayon. Pag 10 below, you na-excited ka kay Lady EU, nawala nga yung sense mo na meron na palang nangyayari sa kapaligiran niyo sa gubat. 11 and above, naramdaman mo yun, na-interrupt ka. At sinabi mo sa grupo, someone is watching us. So magdadal ka ng 120. 10 below, nasira focus mo, na-focus ka kay Lady EU. Go for it. Ang galing! Okay, Hannah, you sense something and it's bad. At marami po sila. You have been surrounded in the forest. So, paano yan, guys? Sa panic ko, sinabi ko yun na we're being surrounded kay Lady EU. Okay, guys. Sabi niya, guys, we're surrounded. Humugot po ng sword agad yung samurai girl na hindi pa nagpapakilala. So, Zygen, kung magsasalita ka, magsalita ka na. What about you, Scara? Magdodraw ka ng weapon? Wala si Dennis, si MC. So, I hope si Dennis maggumala ulit, naka-idle pa siya. And mayang ganun. Paano mga ganun? Habang nakaramdam na sila na presente siya. Hinuha niya na yung sword niya, yung kapilan. Okay, hinugot mo yung sword mo. Okay. Ganito po ang nangyari, guys. Nung kayo po ay nakaramdam na napapaligiran na po kayo ng something sa gubat na yan. Naramdaman din po ni Hannah. Then yung samurai girl, too late na. Okay, naramdaman din ni Zygen. Okay. Ah, yes, naramdaman din ni Doc. Oh, ayan, oh. Ganito po ang naglabasan sa gubat at may mga sibat po sila at pinaligiran po kayo. So, nakita nyo na, guys, kung ano po ay mga naglabasan sa gubat na ito? Si Diego. So, guys, ganito po. Mga tikbalang ang naglabasan na may mga dalang sibat at pinaligiran po kayo. Siguro mga more than 50 po sila. Pero,
you realize na hindi pa sila umatake. Nakaporma lang sila, may mga sipat. So, how will you deal with these people? Ah, this creature. Unknown sa inyo. Anong plano nyo? Zygen? Skara? Dennis? Sara? Shin? Ah, napaligiran kayo. So, Ben, babalik lang po ako sa bus. So, nagtatago lang po. Maya, maya. So, walang nagreak, ha? Walang nagsalita. Maya, maya. Oh. Hello? Yes, hello. Ayun. Hello. Sir Dennis. Ay, Dok. Ayun. Sa wakas. So, naglakad yung maliit na matanda pumunta sa harap. Eh? Hello? Anong kailangan niya? Sabi mo. Okay. Magdal ka nga sa akin, Doc, ng charisma at kailangan ko ng 14 and above. So, charisma modifier kailangan ko dito. Pag nanalo ka dito, make connection yan. Oh, yeah, 14 and above. Sige, antay lang. Didili, gusto mo, may magpadal sa'yo. Meron na, 12 plus 2. 12, bali 12, no? That's it, 12. Okay, hindi umubay yung ano mo. Tinutukan ka ng si Bat, kasi parang tinutok sa mukha mo. Huwag kang lumapit, matanda, sabi niya. Anong ginagawa ng mga tao dito? Trespasser kayo sa kagubatan ito. Hindi kayo welcome dito. Sabi nung tikbalang. Yung tikbalang nagsasalita ng common tongue. Okay. Ganito naman ang naging problem, guys. Master Shin and Hana, Otoshi and Hana, you don't understand any word they speaking. So, hindi mo maintindihan yung salita nila. So, ano ang gagawin ninyo? Wait. Sir Dan. Yes. Sorry. Diba spirit folk din sila? Oh, pero si Anna pwede, pag pinokus niya. Pag pinokus niya pwede. Ikaw hindi. Pero lang po kayo. Takot ako. Sorry. Sila na So, Dennis, nag-failed yung ano mo, persuasion mo dun sa mga tikbalang. So, what's your plan, guys? Patient daw, bantay. Zygen! Zaga! Skara! And, yung samurai ko niyo? Pwede ko sa'yo sa role kung naisigyan pa yung sinabi. Ano gagawin mo, Sara? Idadaan ko sa role kung maintindihan ko or hindi yung sinabi. Okay, go for it. Anong wisdom mo? Wisdom modifier? Wisdom modifier? Pwede parang 5. Wisdom mo 5? Modifier mo 5? Tama ba ako? Hindi ko na narinig. Hello? Hindi po kayo sa may background noise. Oo nga, yung noise eh. Kanina ba yun, guys? Kanina ba? Lokdi, pa-mute. Sorry. Oo, pa-mute. Okay, so, Sarah, ano? Anong charisma mo? Anong wisdom modifier mo? 5 po. Okay, go for it. Kailangan ko ng 10 and above. So, that will be 5 and above na lang? Okay pa. 5 and above. Ano kaya role ni Sarah dito? Swerte kaya o ayun. Okay, ganito. Yes, you understand their word. Kahit man Tagalog yung sinasabi nila, naintindihan mo yung sinasabi nila. Dahil nga, spirit folk din sila eh. Okay. So, ano, makikipag-communicate ka ba? Hannah? Yes po. Magpapakita po ako. Magmamatapang po ako. Okay. Tapos, may makikita sila parang fox na nanginginig palakad sa kanila. Okay, so nangyari, nag-raise ng hand yung parang lieutenant nila. So yung mga spear nila, tinaas nilang ganyan, hindi na tinutok sa inyo. Nagsalita yung parang head commander nila. Anong ginagawa ng mga spirit folk at human na magkakasama kayo dito? Buti pinayagan kayo ng nipulang datu na maglakbay dito at magkakasama. Alam ko ang mga tao dito sa Tiktikbasag Island ay mga galit sa mga engkantong katulad namin. Anong ginagawa nyo dito?
Ano ako, guys, paano ang plano nyo? Okay, magsasalita ba kayo o si EU na magsasalita o meron pa kayong pwedeng i-suggest kung bakit kayo nandyan o magdadagdag kayo ng suggest dyan sa mga tigbalang na yan o ano? Magsasalita po si Hannah. Anong sabihin mo, Hannah? Sasabihin niya na hindi ko rin po sila ganong kalala pero nasa sense ko po na hindi sila masasamang tao. Sabi mo. Okay, maganda yung excuse mo. Ngayon, maya-maya, hinawakan, may nagulit ka, Hannah, may umawak sa balikat mo, si Lady Iyo na. Bumawak si Lady Iyo dun sa tigbalang. Sabi niya, mandilig ng great tigbalang, kailangan namin makaharap ang inyong hari. Sabi, ito na ang pagkakataon na mangingi ng tulong ang mga tao sa inyo. Sabi niya, dahil nanganganib ang tik-tik basag isla sa may parating na dilubyo, sabi nga niya. So sabi nga nung tikbalang, sa nakikita ko maganda ang tiwala na nabibigay mong liwanag sa aming babae at ang maliit na batang yon. Kung ganun, sumunod kayo. Pero pag kayo ay nagadlang sa amin at merong kayong pinaplano, matitikman ninyo ang tikim ng galit ng mga tikbalang. So, anong nangyari? Sinamahan kayo? And, of course, wala na magsasadya sa inyo dito. At sin, susunod na ba kayo dito sa tikbalang, guys? Wala na, ha? Okay. Yes, po. Saga, boy, ka pa ba, Saga? Hello! Let's go, sila. Okay, so guys, ang nangyari, naglakbay po kayo ng mga 30 minutes. That time is already 2 o'clock na ng tanghali o hapon. So, bumibilang na po yung limited day nyo na 4 na araw bago lusubin yung Tik-Tik Basag Island. Ayan. O ngayon, naparating po kayo after 30 minutes sa karian ng mga tikbalang na hindi makikita ng mga ordinaryong tao kung hindi sila welcome, guys. So, ito po yung itsura ng karian ng mga tikbalang. Ayan. So, sabing ganun ngayon ng mga nag-aalala ng tikbalang. Nasa Thailand tayo. Sabi niya, wala pang taong nakakarating dito sa kaharian ng damong hiblay unless merong mabuting puso na katulad mo, miss, at yung batang maliit na yon na nagbigay ng pagpagpagaang ng loob sa amin. Sabi niya, ngayon, na-report na sa amin ang aming mga mensahero na mahal na hari na aware na sila sa inyo. Pero nagtataka ko, bakit hindi si Datong Pula ang pumunta rito? Ngayon, nagsalita si Lady EU kasi wala si Saga eh. Sayang, hindi natin mahanin si Saga makapagsalita ng directly. Hindi ko naman pwedeng hayaan magsalita si Scarab. Baka sumama pa yung nangyari. So, sabi ni Lady EU, wala. Sabi ng ganun niya, nandito kami in our own accord. Yung mahal na hari na si Datong Pula ay nako-confuse pa ngayon. Ngayon kailangan namin makausap ang inyong hari dahil kami na po ang sarili namin gumagawa ng hakbang para makonvince kayo yung magkaisa sa islang ito. So sabi ng ganun ng tikbalang, hindi namin maintindihan ang pinagsasabi mo, babae, pero mukha namang magandang ang idudulot na mensahe sa aming hari. Halika kayo, sumama kayo. So guys, nangyari, pumasok po kayo sa loob ng Damong Hiblay. Ito yung kaharian nila. Ang pangalan, Damong Hiblay. Pagpasok nyo sa loob, guys, nakakita kayo ng populasyon ng mga tikbalang dyan. May mga babae, may batang tikbalang, meron ding mga kabayo. As in kabayo talaga, hindi taong kabayo, kabayo. So, peaceful naman sila. Labing peaceful naman sila. Pero eto, magugulat kayo. May mga nakita rin kayo, mga tao dyan. Masap ni karaming babae, magaganda. At saka mga nakadamit sila, nakasuot sila ng mga gintong pulselas sa katawan nila. Ngayon, magtatanong ba kayo o diretso na sa hari? May tatanong ba kayo o wala? Wala? Sabi niyo sa akin, may magtatanong, kundi diretso na. Ano yun? May I feel na something corruption or something magical are they like the entire kingdom is magical. Mayroong spell na nababaluan sila na hindi. Yeah, pero may magical pa dyan na something is like charm person, something else, I don't know. Mayroong mga magical dyan na nagre-resonate ng kuno ano, hindi mo masabi. Kuno ano. That's okay. It lang, wala na. Okay na?
Okay, nagtanong, napansin mo, na habang nagtitingin ka, Yue, tinitingnan ka na pala ng isang tikbalang. Habang naglalakad kayo, papasok na sa loob. Nagsalita yung tikbalang. Kung anong iniisip mo man na may mga tao dito sa loob ng karian namin, mga tao rin yan. Pero, na umibig sila sa mga katulad namin. Kaya tinanggap namin sila dito. At makikita mo naman sa mga mukha ng mga tao, mga babae dito, na masaya sila. Dahil masaya rin kami magmahal. Sabi nung tikbalang. So, may comment ka ba dyan? May comment ba kayo doon? Wala. Sabi ko sa tikbalang, sana lahat ng tao at mga engkanto na sana ganito lagi. Yun ang sabi. Pero, wala eh. Sabi di mo, ko magawa. Kung gusto mo, kaibigan, manatili ka na lang tumira dito sa aming lugar. Makakakilala ka ng magiging asawa mo at manahimik na ang buhay kung gusto mo. Walang hahatol sa'yo sa layi mo. Sabi ng ganun sa'yo. Ay, kaibigan. Kaibigan, masaya kong lugod na tinatanggap ang iyong alok. Ngunit, dahil sa aking misyon at tungkulin bilang isang hari sa Beringat, hindi ko pwedeng tanggapin ang alok mo. Pasensya na, pero maraming salamat sa alok. Sabi mo. So, nagsalita yung tikbalan na kausap mo. Hindi kita maintindihan sa mga sinabi mo, pero mukhang magaang naman ang pagsasadiwa mo. Halina kayo, ito na ang pintuan ng hari sa loob na yan, ang hari nag-aantay na sa inyo. So guys, nung pumasok po kayo sa loob, hindi mawawala dito guys yung amoy ng kabayo. Diba? Alam niyo na may amoy ng kabayo, diba? Kasi ang mga tikbalang, ang wala lang sa kanila, yung courtesy na, diba, pagka nadudumi sila, pupunta sa banyo, hindi eh. So, kahit saan, dumudumi sila eh. So, yun, nandun na yun eh. So, amoy kabayo. So, nung pagbukas nung hall, mas naamoy nyo pa yung amoy kabayo talaga yung loob. Pero napansin nyo, maraming mga eleganteng gamit dyan sa loob na mga kayamanan pang naka-display until sa dulong-dulo ng great hall niya, nakita nyo isang malaking tikbalang na ang size niya doble laki doon sa mga normal na tikbalang nakasabay ninyo. Gano matang? Siguro mga ano siya, kasi ang tikbalang 8 to 90 to 10 feet eh. So ito 15 feet to. So sabing ganun nung tikbalang na nag-alali sa inyo, mahal na hari, sabi niya, nandito na po ang mga bisita. Ipapakilala ko po sa inyo ang hari namin na si Haring Tigidig. So okay guys, ang kaharap nyo ngayon, ang pangalan ay si Haring Tigidig. So, tinitignan kayo ni Haring Tigidig ngayon, guys, habang may mga ibang mga tikbalang pinapanood kayo. May mga babaeng tikbalang din eh. So, nagsalita ngayon si Haring Tigidig. Ano ang ginagawa ng mga tao dito sa aking karian? Pasalamat kayo. Pinapasok ko kayo dahil mayroon kaming naramdaman na isang magandang binhing, isang aura na nagbibigay dulot at nagpapalakas ng pag-asa sa amin. Ikaw ba yun? Magandang dilag. So sabi ni si Lady Yu, lumakad, bumaw po siya, ako po yun. As ngayon, in-explain na ni Lady Yu na yung tik-tik basag bayag isla is in danger at kailangan daw ng tulong ng kahit sino na pwedeng lumaban. Okay, tingnan natin kung sino ang lumalamang sa persuasion ni Lady Yu. 10 below, bigla nag-debate yung mga ibang tikbalang na bakit tayo tutulong dyan? Mga tao yan. Tinatakwil tayo niyan. Ganon. 11 above, na-persuade ni Lady Yu yung hari. Naku, delikado. Oh, guys. Lady Yu tried to do something pero failed. At sabi ganon ni Tigidig, bakit naman ako tutulong sa mga tao, lalo na kay Haring Pula. Emi, wala nga siyang pakialam sa amin. At ang mga lahi namin, pinapakain niya sa vulkan. So guys, kayo na ang bahala dito kung paano ang persuasion niyo. Saga, Shin, Hana, Doc. So, kayo, anong plano niyo? Hello. Ano na lang to kapag after talking, off mo. Off mo kasi malakas yung background mo. Ayun, lakas o. Okay, so ano?
So, walang magkasalita. Walang magsasalita? Hana? Shin? Okay. Ako na lang. Ano po yun? Sorry po. Welcome. Baka may magawa po ako. Oh, ano? Ano plano nyo? Nag-aantay si Aling Digidig sa mga sasabihin niyo. Na bakit naman ako tutulong sa inyo? Eh, yung hari ninyo. Oh, yan. Hello, hello. Sir, Dan, pwede tumulong? Yeah, pwede ko sumali dito. Narinig nga ito talaga. Oh, narinig. Sige po, ano po? Barely, maglalakad po ako konti lang. Bumaba ka sa basket. Bababa po ako sa basket. Okay. On all fours po ako maglalakad. Tapos babaw po ako dun sa hari. Oo. Uh-huh. Yung bow ng ano, respect. Ganun. Tapos sasabihin sa kanya na, ako, hindi ako tao. Pero nararamdaman kong dapat natin silang tulungan para makip yung balance. Sabi sana po ay, ano, matulungan natin sila. Sabi mo. Ayun lang yung sinabi niya. Tinig lang ka ng kabayo, si Tigdig. Sabi, iba ang tibok ng puso mo, bata, sabi niya. At nakikita ko sa mga mata mo, nakita mo ang nakakatakot na nangyari. Pero hindi ko man makita yon, pero sa nag-witness ko sa reaksyon ng mga mata mo, meron ng panganib. Sasabi niya. Pero of course, kung talaga bang makukumbinsin niyo ang Haling Pulak, hindi ako basta-basta oo-oo sa inyo. Unless dumaan kayo sa pagsubok ko, papayag ba kayo? Pag ako nanalo, hindi ko kayo tutulungan. Pag natalo niyo ako sa pagsubok na to, tutulungan ko kayo. Kahit man ang hari ng islang ito ay mismong hindi sang-ayon sa amin. So ano guys, papayag ba kayo? Oh, no. Pero, ito pa sinabi niya. Ito pa sinabi niya. Pag natalo kayo, mananatili na kayo dito sa aking kaharian. Forever. Okay, that's fine. Yan, ano? Nagkasal daw sa chat. Ayun ang may nagkasal na lang kami. Ano? Sir Dan? Ano, wait, well, ano yun? Kaya natin ang tulong nila. Ano, Shin? Ano yung suggest mo? Si Doc, di ba kapag silita eh? Dahil may paligid. Hindi, na ano eh, may emergency ato si Doc eh. Oo, ano eh. Ano? Sir Dan, si Toshi. Ah. Parang since bumaba si Hana. Although ano, siyempre nasa likod siya nung ano, 'di ba, nung crowd. Aha. Hindi niya na pinapalit, pero nanginginig siya sa excitement. Gusto niya hamunin yung si ano, yung laking tema lang. Okay. Hello. Hello. Ano? Parang yung ngiti niya na parang ano, yung psychotic. Ano? Hindi niya mapigilan yung kusang parang naglakad yung paa niya. Okay, Hana, you sent something na isang chaotic aura na mukhang nag-trigger at nag-ignite. Napansin mo, yung kasama mong si Shin, na-excite something na parang gustong may gawin. So, ano? Pipigilan mo ba yan? What? Bloodlust na ba yan? Hindi na, excited. Hindi naman. Excited lang siya. Gusto niya kamunin na ano. Oh, sige, hayaan niya muna. Titingnan niya muna kung ano yung nangyayari. So, nagsalita ngayon si Haling Tigidig sa inyo. Ano? Papayag ba kayo sa offer ko? Well? Yan. Sir Dan, until ano, dahan-dahan naglalakad si ano, si Toshi pa papunta sa harap nung ni Haring ano. Tigidig. Ano sabi mo? Siyempre, di ba ang tangkad niya yung nakalabas yung ano niya, yung kanta dito. Yung tindig ni Toshi, yung tayong-tayo nakalabas pa yung ano, yung dip-dip. Parang sa tanong niya, ano ba yung ano, common na sinasabi? I don't know. Sabi mo, ano ba yung subok ngayon? Okay, Hana, tanongin lang kita, did you put any spell about comprehend language kay Toshi? Wala ka bang ganong spell? Cause pag hindi, nagsalita po si Toshi ng Kozakurian language sa harapan nung hari na hindi maintindihan ng hari kung ano yung sinasabi niya. Ano?
Hindi. Common ka draconic. Common ka draconic lang kaya kung sa. Oo, ano? I need to be of that. Oh. Since di ko madada, I don't know if this is the way or something else. Since sisay na draconic, pwede niyo ba isalita ng draconic yun, baby? I can translate. Nakita mo ba ang draconic yung nasa harapan niyo? Kabayo yan, no? Ayun lang ang problema eh. Ayun lang ang problema. Nagko-common ko sa currency. Okay, napansin naman ni Aling Digidig na napatsaya. So, matapang ka, sabi niya. Gusto mo ng hamon. Oh, shit. So, mga kasama mo, hahamon din ba? Okay, sabi ni Lady Yu, okay na ba sa inyo to? Okay po ako. Ano? Zygen? Okay na ba sa inyo to? Hello po. DM? Yes, hello? DM? Yes, hello? Kami na ba? Yeah, narinig. Kami na ba? Nung nakita ko, nung may nakita po ko lumapit kay Haring Tingin. Okay? Oh ngayon, nagpaputok po ako ng isa, walang ano, walang bala, yung as in yung blank. Yung ingay lang, yung blank lang. Bigay lang daw siya. Nagpaputok ka, and of course, lang. Wala lang, good lang ko. Oho. Parang yung normal lang nagpaputok. Let's say, ano to? Yung magandang ilaw lang. Yung magandang ilaw lang. Fireworks ka. Hindi, lahat ng mga... Yung mga bantay dyan, bigla nagdala ng spear. So, explain agad kung ano yung ginawa mo. Of course, sabi niya, anong ginagawa mo? Ang akin lang is, meron ang padating na panganib sa atin. Kung hamon ang kailangan namin gawin, gagawin namin yan. Makuha lang namin ang tulong niyo. Sabi mo, madaling... Madaling gawin yan, pero hindi ako kasi tiwala agad sa tao. Pero sa grupo ninyo, naniniwala ako dahil may mga malilinis na bughan na puso rito. Pero of course, hindi man ako basta-basta bibigay lamang. May tradisyon kami rito. Pag nanalo kayo sa pagsubok, tutulungan namin kayo kahit hindi sangkayo ng hari ng tiktik basagbayag isla ang pagtanggap sa amin. Pero pag nanalo kami, kayo ay mananatili na sa kalian ko habang buhay. Ano, papayag ba kayo? Be of that? Yes. Kawaya garas. Hindi ka nagtitiwala sa mga tao, di ba? Pero nakikita mo naman sa aming mga iba't ibang lahi. Iba-iba rin kami. Ako, Kanto, dahan ng mga tao. Nagsalita yung samurai na babae. Ano bang hamon ang binibigay ninyo, mahal na hari? Tigidig, sabi ng samurai na NPC ng kasama ninyo na babae. Sabi ko niya, simple lang. Isang royal ting karera. Ano? Akala ko kailangan siyang tamaan eh. Ano? Papayag ba kayo? Karera lang naman. Ay, magkareraan daw kayo. Teka nga. Sino ko? Dito nga ulit. Ano? Papayag ba kayo? Pero sabihin ko lang sa inyo, pag natalo kayo dito, pag natalo kayo dito, game over kayo dito. Ano sabi mo, Dennis? Ano yung doc? Mga matatanda dyan sa karera niyo? Sabi niya, sa nakikita ko naman, hindi ka naman ordinaryong matanda, iho. Kaya mo pa rin lumaban at meron kasi lakas na kaya mong magpakalbo ng kagubatan sa nakikita kong endurance mo, tanda. Sabi niya, alam ko na kalahati sa edad namin ay nakuha mo. Hindi ko akala na ikaw ang pinakamahabang buhay na tao na nakita ko dito sa islang ito. Pero, pwede ka pa rin pumasa sa karerang ito kung isa ka rin sa magiging katunggali. So ano guys, sasali ba kayo? Tatanggapin nyo ba yung challenge ng Haring Tikbalang? O pwede naman, wala naman kayong problema. Kung ayaw ninyo, papaalis sila lang kayo sa karya na lang nila. Pero, walang tulong. Tatanggapin ko yan. Sabi mo. Tatanggapin ng leksyon yung
yung hari niyan, may mga hindi natutunan nung bata yan. Hindi yata na bigyan ng pagmamahal ng magulang yan. Abdul Camille sa akin, Doc, ng Charisma ulit. One last time. 12 and above, Charisma modifier. Kasi magsalita ka dahil alam ko, nagbigay ka ng background sa akin dito sa island ito eh. Meron ka na nga isa eh. So 12 and above, go! Guidance. Sino may guidance? Wala si Marian, sorry guys. Si Zenigan po meron. Pwede bang gamitin yung mga hangju? Sino ba marunong nagtutugtog ng hangju? Wala kayong instrumental player dito, kundi si Marian. So, kung si Marian absent dito, naka-ideal siya, hindi siya mood mag-play. Di ba ng last game natin eh, sabing ganun, ang mga babae minsan merong buwan, kabuwanan sa buwan. So, walang mood. Ganun. So, ano? Meron yan. Anong plano nyo? Oh, mag-roll ka na, Doc. 12 and above? Pagka nagsucceed yan, maganda yung dating yan. Pero pag it-failed, ordinary lang tingin sa'yo ng hari dito. And the show must go on. Yep. Ano yung Zygen ni Rook? Inspiration? Anong, okay. Doc, 3 plus 1 po. Okay. No, tanong ang karisma nito sa so talaga ah, wala plano ito. Sorry. Bastos talaga itong matandang ito. Teka na. Nidal mo ba ito, Doc, as 1D20 itong karisma mo? 3 talaga lumabas? D20 ito ha? Kailangan ko ha? Yes, 3 talaga lumabas. Nag-failed. Wala kong bonus modifier sa karisma. I really suck. Bastos talaga siya. Inad ka ni ano, ng inspiration. Fail talaga. So sabi ko na nung hari, magsalita ka parang kilala mo kami at kampante ka, ihong matanda. Pero kung gusto mo talagang tumanggap ng pagsubok, tanggapin niyo ang loyal na karera. Ito ang aming tradisyon. At pag nanalo kayo, tutulungan namin kayo. So ano guys? Yep, Dad. Oh, yes? Asta. Ha? Ilan lang tanong niya sa hari. Mahal na maharing, ano pangalan niya? Haring Tigidig. Kung maaari lang itanong, ilan na pwedeng maging participant or sumali sa kahit ilan buong ipagkarir? Kung mas marami kayo, mas malaki ang chance ninyong manalo. Pero of course, hindi ako mabayag doon. Meron din ako mga mababilis na nangangarera na handang lumaban din sa inyo. Sabi nga niya. So, ilan tayo ipanalo? Sabi niya, siguro mga 10 mga magagaling kong mga nangangarera ang aharap sa inyo. Ano? Oh, daw ayaw ko gawin yung awaken technique kaya. May naghahanda na, may nakamotor na yun. Narinigyan na yung umiidit ulit yung anyon ko eh. Magpapato ako lang to yun. Ang tagal nating mag-progress. Ano? Okay na ba lahat? Okay, sabi ni Lady EU. Okay, last na tanong ni Lady EU sa grupo. Okay lang ba sa inyo? Sasali kayo sa pagsubok na to. Sabi niya, handa rin daw niya. Sabi niya, kung matatalo kayo, tatanggapin ko rin ang mananatili na rin dito sa karyang ito pag nag-fail kayo. So ano? Sabay-sabay kayo mag-fail pag natalo kayo. Dito na kayo. Game over lahat kayo pag nandito kayo. I mean, if matalo tayo, mas takpae dito, patakingin yung isla, it's still good. There is no no here. Sabi ka what are we doing? What are we deciding? Sabi ni Haring Tigidig, sabi niya, may choice kayo. Kung hindi kami tutulong, safe pa rin kami, even the island is under attack, dahil hindi kami nakikita. There's a powerful spell na ang aming karyan hindi nakikita ng kahit sino man. So, wala na kami pakialam doon. Pero, dahil nagagaangan kami sa puso ng mga kasama nyo dito, na-intrigue ako, pwede ko kayong tulungan. Pero, hindi basta-basta ganun lang. Kailangan kayong dumaan sa pagsubok ko. Ah, ano? Why are we stopping? Let's do this! Okay na ba? Call na! Nag-iisip yun,
Let's do this. Oh, let's do this, ha? Alam ko ba mabibilis kayo? Ba't ang bagal nyo mag-disciplined? Ang bagal, eh. Yun nga, eh. Mind you, hindi mabilis tumakbo si Bao. Ang bigat-bigat ng daladala ko. Pero game na game ako sa gagawin. Okay, so dahil umukay kayo sa challenge, guys, pinakilala niya yung mga katunggali ninyong kabayong kakalabanin ninyo. Okay, etong pinakilala niya ay ang pangalan nitong champion racer na to. Agad naglalagi. Okay, so ito, isa sa mga katunggali. Ang pangalan niya ay si Ginoong Gorang Tadyak. Ayan, si Ginoong Gorang Tadyak po ang isa sa mga katunggaling mga kalaban nyo. At isa na namang normal na kabayo na may pangalan, may name. So parang kung may karangalan to, na si Ginoong Bilis Padyak. So itong dalawang ito ang talagang major horse racer. Silang dalawa yung pang-ano? Oh, pero may panangulo pang 8 na normal na tikba lang na nakikipagkarelaan sa inyo. So ano? So, sabing ganun ni Yaring Tigidig sa inyo, ang rule ay kailangan makarating kayo sa finish line. Wala na. Yun lang. Yun ang sabi ng hali, ha? Malinaw. Intindi niyo sinabi ko. Kailangan makarating kayo sa finish line. At once isa sa mga kasama ko ang unang-unang nakarating sa finish line, sigurado talo na kayo. So, ang rule naman, kung isa naman sa inyo, ang unang-unang makarating sa finish line, panalo kayo. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga kabayo na galing sa aking karian na huwag kayong mag-alala, hindi kami madumi maglaro. Itong mga kabayong ito ay mismong magmimistulang parang party ninyo. At kung ano yung isipin ninyo, gagawin nila sa inyo. Ito ang magiging panlaban ninyo sa karera. So guys, binigyan kayong tigi-tigi sa kabayo. Okay, Hana, Jojoy ka ba rito? O nakikihangkas ka doon sa nakahangkas na magpapaandam ng kabayo? O manonood ka lang? Sabi sa inyo, walang sinabi sa tigi-tig na restriction na bagay. Ang importante lang is makarating kayo sa finish line. Ano? Well? Kasi po, hindi siya nakakakita, so hindi niya malalaman kung saan yung finish line. Yun lang. So, pero malalaman mo kung gano'ng kalayo. Ano talaga, Sir Dan, pagpapabato ko sa kay Toshi, ibabato niya ako hanggang sa finish line kasi bagaan lang naman ako. So that is your plan, okay. Yung malagay yung plan, okay. 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 Sige, ay, yung gandang plan, pero nakakatakot naman yung bata, babato mo. Okay, si Lady EU and Samurai Girl will watch. Manonood lang sila. So, si Zygen sasali, si Yue sasali, and si Doc sasali. Yan. Okay, so, nangyari ngayon, marami ng mga nagparada sa labas. Ako, sasali ako. Of course, si Master Shin sasali dyan. Okay, so, oh God, perfect. Maganda to. Okay, so nangyari nung lumabas po kayo, tuwan-tuwa, maraming mga kabayo ang excited para dahil... Question. Yes, ano yung speed ng kabayo? Normally, ano yung speed ng kabayo? Yung mga kabayong binigay sa inyo, guys, is 10, 1 to 8, so 1 to, 10 to 80 ang pinaka-speed nila. Hindi normal na kabayo ang bilis ng kabayo ng mga binigay sa inyo. 10 to 80 feet? Oo, 10 to 80 feet ang ano. So magro-roll kayo ng 1D20 kada turn. Para dyan. So guys, let me get this straight. Wait lang po, DM Dan. Yes. Let me get this straight. Ano yun? Pwede silang atakihin. Wala akong sinabing restriction. Ang sinabi wala ko. Wala sinabing hindi. No one reacted. Sinabi ko na ano, so pwede silang atakihin. Wala nag-react. Walang nag-react, ha? Wala mabibigla sa gagawin ko. Mapunta tayo sa finish line. Kung sino mabilis sa inyo, puta nga na gumalaw kayo. Ang na hold them back. Okay. I got tons for days, boys. Okay, galing ka po. Dalawa ang hero dyan ng ni Haring Digidig. Ito, si Ginoong Tadyak. Patulin yung kanon dalawa, bilis. At saka si Padyak. Pero ito mga to, ito po yung 9 na mga nangangabayo. 9 yan, ha? 9 yan. So, tinitignan kayo. Oh, okay, ngayon, nag-mounted po lahat kayo sa kabayo. Si Lady EU tumabi sa gilid at sinabi sa inyo, mag-ingat kayo. Ngayon, tinanong ni Lady EU si Hana, are you sure na sasama ka sa kanila? Baka malaglag ka sa kabayo. Laro ng mga matatanda yan. So, Hana, may sasabihin ka ba kay Lady E about this?
Oo, kasi ito rin alam ko para makatulong. Sabi niya. Sabi mo. How small is it, Anna? Bata. Of course. Okay, never mind. 8 inches. Okay, never mind. I don't think kakasya sa kanan ko. Just say. That was an option as well. Just say. Ako nga, no. Di maliit siya sa fox fur niya. Yung human fur niya, normal human height. About 5. Okay, so... Okay, guys, ganito, reminders ko lang. Kayo ba ay may mga skill na horsemanship? Wala. Yari, ang putik. Okay, guys, reminder ko. Pag wala po kayong horsemanship, you can't fight while mounted. Okay. Diyam dan. So, I don't know. Alam mo sabi ng mga nakakabayo? May isa ako. Sabi ng mga nangangabayo, yung mga kalaban nyo, yung katunggali nyo, sabi nyo. Alam nyo guys, welcome to the home. Magiging, titira na kayo sa kaharian namin. Huwag kayo maglala. Papakainin namin kayo at magiging masayang buhay ninyo. Sabi nyo lang. Sabihin na lang natin, exercise to. Sabi nyo sa inyo. So, sabi ni Lady Iyo kay Hana, mag-ingat ka, Hana. Alam ko may gagawin kang bagay, pero sabi niya, huwag mo silang pabayaan, sabi ka na ni Lady Iyo sa iyo. So, tumabi na po si Lady Iyo para panoorin kayo. O, ano? Good luck! Question po, napakita po ba yung ano ko sa D&D? Sa, ano, Roll 20? Ay, guys! Ano nga pala, Doc? Wala, error. Icon mo? Icon? Paki. Error. Yung icon mo nga pala. Wheel of the drink on horse. Okay, icon. Nandiyan na ba yung icon ni Dennis? Ni, ano? Paki-copy-paste. Kaya mo, Doc? Hindi. Okay, chip. Pero... Nandiyan na po icon niya. Nandito na. Okay. Good. It's the Philippine trick. Sir Saga, yung iba kong roles... Kasi ba ako sa mga sa takto? Wala, ay for error. Okay, guys, ganito po. Ang gagawin po natin, guys, ganito. Every turn, magro-roll kayo ng 1d8. So, dapat the higher the better ang lagi nyong roll. Walang plus po to. Unless may horsemanship kayo. Eh, kaso wala. So... Answer that? 1d8? 1d8. 10 to 80 every turn ang karera, ang laban nyo. Okay? Ilan, sorry? 10 to 80 ang roll nyo after the action. Or walang action. Kayo bahala. Okay, so DM. Bago po yan, guys. Hello. Mag-roll na po tayo ng mga hello. Initiative niyo. Hello. Si Sagan po, di siya sakay sa kabayo. Ha? Sabi ko na tayo. Ay, nag-initiative roll na po ako. Ano po ba? Okay, mag-roll muna kayo ng initiative para malaman natin kung ano yung turn order. Go for it. 23 po, DM Dan. 23? Okay. Sige. Sige, pwede siya magkakabayo. Oh, that's... Tatakbo? I forgot we have Dash, man. Lady Dash here. Nandito na pala si... Nandito na pala si... Hindi magkaka... Fuck, nagdalag ako. Nandito na pala... Ano yung hindi pala? Fuck, sila tayo mo na yung matanda. Okay, Bowser, nandito. Yeah. Oh, okay, Bowser, nandito ka na, no? Okay, nice. Yes po. Buhay. You see Bowser elegantly mount a horse na may hawak-hawak na kanya, no? Tara! Gagawin niya nga, no? Rocket-propelled horse. Grabe! Ay, The whole time yung pinag-iisipan niya, like... Mag-i-experiment kaya! Oh, sino ba yung mga hindi naka-roll? Ay, Sir Dan, si Toshi, hindi rin pala magkakabayo. Oh, ano? Nagtitingin na yung mga katilalini nyo. Okay, Hana! Okay, Hana, napansin mo, ayaw niyang mga bayo. Ayaw niyang mga bayo. Yung, ba't isa lang mga bayo sa atin? What the fuck, man? Ano, dalawa lang kami? Hindi ako na sasakay ako sa'yo, ano? Oo, nakasakay ka sa kanya, pero hindi wala siyang kabayo. Tatakbo lang yan. Ako yung gagawin niyang kabayo. Ikaw, change ko yung kabayo ko. Yung kabayo. Ako yung kabayo. Okay. Who else? Sino ba mga hindi pa nag-roll?
Lahat bang okay na sa akin? Hindi na din magkakabayo si Lolo, nakakahiya naman sa mga kasamahan. Si Doc pala guys. Ayan, hindi nakakahiya sa kabayo. Si Doc, hindi yan. Nakakahiya naman sa kabayo eh. Si Doc, hindi ba nag-roll? Si Doc, wala yata, hindi ba nag-roll? Yung ating mank, wala pa, no? So we wait for him. Later na lang, pagka pumasok siya, tsaka siya mag-roll ng initiative. Ano kailangan? Initiate. Doc, initiative. Initiative. Dito, ati. Let's Doc. Plus dex. Ay, hindi. So sheet mo na lang, Doc. May initiative ka naman dyan. How about the other rolls? Ayun. Uy, kahit pa siya. 21. Wow. Nice one. Great pa yan, DM Dan. Unang-una siya. Kampante ah. Okay, mga kabayo, plus 10 po sila. I'm just checking here, sorry po kung may lumabas siya na attack roll. I'm just checking kung gumagana. Oh, may lumabas sa attack roll. Malas na namin yung mga roll ko. Teka nga, teka, sandali. Lalabas ko na lahat yung mga malas kong roll. Sandali lang ha. Inuubos na rin. Wala, DM mo na yan. Re-roll, re-roll kami yan, DM. Re-roll ka. Sir Dan, wala na. One na, oh. One na. Wala, DM Dan rin. One more. Yung Horace Boys. Ayun, 10 plus... 10 plus 10, that's 20. 22, 20. Horace Boys is 20. Plus 10. Okay, yun na. Done, ha? Wala nang... Wala na nakalimutan, guys, ha? Okay na to. Wala lang yung kalina, DM. Yun yun, DM. Hindi, testing lang yun. DM dun, eh. Thirsty. Pagbigyan nyo na may mga kabayo. Wala, dapat testing. Okay, reminders, guys. Reminders, ha? Ang speed po ng kabayo is 10 to 80. Ewan ko lang yung mga tatakbo dyan kung gaano kabilis tumakbo. Okay, so, ayan na po. Marami pong nanonood na mga... Sino si Obi-Wan Kenobi? Sino na si Obi-Wan Kenobi daw? May sumali, Obi-Wan Kenobi. Sino si Obi-Wan? Sayang, wala yung ano. Sino si Obi-Wan Kenobi? Pagkakilala ka. General Kenobi! Okay. Hindi naman kasi magpakilala kayo eh. Obi-Wan nga yan. So ang sagot niyan, hello there! Okay, guys! Ready na po? Ready na po, guys! Sabi ka na yan, as long as okay, as long as makikita niyo po yung finish line, yun na po ang makarating doon. That's it. Okay, so... Okay po, sino po una? Ang magiging maunang po dito si Basso, pero ganito po ang nangyari. Biglang nagpalakpakan yung mga tikbalang, yung mga kasawa nilang mga tao. Excited, si Lady Eo, kinakabahan po. Tinitingnan po ni Lady Eo si Hannah, na nakangkas po sa isang tao na tatakbo lang po ng marathon. Pati isa pang babae na human din, tatakbo rin na nakamarathon. So, okay, bigla na lang... May inawakan po yung isang tikbalang na parang magical na spell. At nung binato niya sa air, bigla pong pumutok po ito. Pak! Hello there. I see, Sherwin. Ano yan, Sir Dan? Sorry, naka-away. Okay, guys! Unahin muna natin si Bausu. Bausu! Paulet, Sir Dan, ano sabi niya po? Ano ginawa ng balang sorry? Nagpapatok po siya at sign na po yung go signal. Okay. I see. So the moment na nagpapatok siya ng go signal, hindi nila pansin na... Pinapotokan niya na. Actually, split na yung decision ko dito eh. Pero sige, naita niya, nag-apoy na yung kanyang libaw. Activate na po ako ng ano. Mukhang dirty to, dirty agad sa simula. Activate ko na po yung secret art ko po na unstable mix. Okay. For the next turn, yung 10 shots ko po with advantage na siya. Ah, next turn. So, okay. Yung for this turn until, yung the whole 10 shots ko po na susunod with advantage na po siya. Ah, okay. Nag-mark ka. Okay, nag-mark. Okay, sige. That's it? Bausu? So,
Halita! Ngayon, nag-iliab na yung alo ko, yung kanyang ko. Nasaan sila? Ayan, katabi mo pa. Magsisimula magtakbuhan. Eh, hindi ka naman pwede magpaputok dyan. Magkakatabi pa yung mga kasama mo. Okay, fair enough. Ibabato ko na lang is BFC. Tan kayo for need to roll constitution checks. As a constitution state. Sino tinarget mo? Lahat. Yung apat na kanila sa isang corner. Ah, sanay na nangangabayo. Okay. So mag-saving ko po sila. Okay, okay. Okay. Saving ko po sila, 14 and above. Nandaya ka agad sa simula. Yes, tan yung bitin. Okay, nag-fail po yung apat. Anong ginawa mo doon? Na blinded ba? Ano yun? Stun blind. Okay, yung apat for one turn. Yung apat po ay makakatakbo later. So na divided po ang grupo po ng 9. Narinig at, yes. Narinig din sinabi ni Balto kagad. Takbo. Ayan guys ha. Nakati po yung 9 at naging 5 na. Ayan. Okay, Dan, Bao. Okay, before that, yung susunod na lalayo, yung rip-up rin ko. Now, magbag ka ng 1d8 at the higher the better. Tumakbo ka na eh, mandal ka na rin eh. So 10 to 80 po ang speed ng kabayo. Go for it. Get 80. So, pakigalaw mo yung icon mo at gumalaw ka ng hanggang 80 feet. Basaga. Ang galaw. Sige. Medyo king to. Asan ng 80 feet? Bilis agad, no? Ang daya! Buong mapa. Stun yung ass. Ang daya! Nangaba! Ito na yung buong ano? Ito na yung buong track? Hindi ba? Wala pa kayo nakikita ang finish na yun. Ah, pa, nagka-pocket rip pa lang tayo. Patagtagin. So, ito si Bowser, no? Defeat. Okay, next is Zaga. It's your turn. Anong gagawin mo, Zygen? Zygen! Ikaw na! Diba? Okay, sige, babalikan natin si Zygen. Doc, nakakagalaw ka ba, Doc? Ready ba ako? Okay. Yeah, yun. Zygen, dinig ka na. Anong gagawin mo? Hello. Wala kang kabayo, ha? Tumatakbo ka. Anong gagawin mo? Anong speed mo pag tumatakbo ka? At, go. Baboy kayo maglaro ah. Kanina ba to bakbakan? Okay. To start a blade dance. Okay. Okay, tumakas po yung AC mo. Okay. Mm-hmm. Okay, yun lang ginawa mo? Ayun, nag-expedition defeat siya. Hello? Yes, nakikita ko. Expeditious retreat. Double move yan. So ano ba yung normal move mo? 30, di ba? 60. Bambi, 60. Bale, action with... Hello. Hello. Yes, narinig ka namin. Pero, huwag kang gagalaw. Sige, go. Ano yan? Huwag kang gagalaw. Okay po. Ang movement speed ni Zygen normally 45 feet. Double. Tapos, nag-ano ako ng blade dance stance, 55 feet. Okay. Tapos, movement ko, 55 feet. Bonus action, isa ko. Galing ha, 110 total. 40. Nag-time na mabilis po. Ang speed. Okay, total of 110 yan. Tama ako.
Okay, so pakigalaw mo na, yes, Zaga, yung character mo. 110 po ang tinakbo mo. Go. No, actually, yes, tama. 5, 6, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 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 9
Yes po. Okay, Dan. Jagger. Jagger speed ah. Okay, Doc. Yung ating matandang monk, ano po ang gagawin natin? Sino to? Sino ba? Matandang hinilok pa rin naman. Hindi pa nagpapakita ng muscle, di ba? Sino to? Sino to? Sino to? Sino to? Si Baizu ba to? Sa dugo yung laboratory. Tumilihi, tapos sa dugo. Hello, hello, hello! Nasa ER si Doc eh. Nasa ER ngayon, naka-live pa eh. Oh. Dumingi, oh, tsaka dugo daw. Dugo daw eh. Oo nga, dumingi, tapos dugo. Sige, so hindi pa naman siya nag-buff up, diba? Hindi pa niya pinapakita na buff siya, so matanda pa rin siya. Oo, oh, matanda pa rin. Na maliit. Ah, nakasakay sa kabayo, okay. Ba? Hindi, hindi. Walang kabayo. Gabi! Hindi lang sa mga kasamahan eh. Matanda pa rin, okay. Bumaba din siya. Bumaba din, no? Nahihiya sa kamahan eh. Sa kasamahan. Okay, so first move, dash. Oo. Land speed ko is 40. Dash is 80. Tapos spend 1 key, step of the wheel. Dash ulit. 160. Okay, guys, si Doc po, hindi niyo nakita. Ang bilis! Nagulat po yung mga tigbalang, tsaka yung mga asawa ng mga tigbalang na yung matanda, una minamarit nila, tanda, magpahinga ka na lang. Okay, so guys, nauna pa sa inyo yung matanda. Okay. Ang bilis, ha? Bilis? Okay. Horse boys na po, ang next po ay mga horse boys na. Horse boys. Si Padyak muna. Tandaan nyo kung gano'ng kabilis. Si Padyak po, sabi nga niya, ha? Mga pipitsugin, sabi ganun ni Horse Boys. Okay, si Padyak muna. Ang ginawa niya, bumuwelo siya, lumuhod. Lumabas yung usok sa ilong niya. Then, bigla po siyang tumakbo na napakabilis. At ito po ang speed niya ngayon, 20. Bakit? Kala mo, Padyak, ha? Padyak ka pala. Padyak ka pa. Eto isa, si Padyak, ilan? Mabilis yan. 72. 72. Ay, mabilis. Ang mabilis. Yung ano, yung lima. Yung lima. Yung lima. Ito normal ng speed ng mga lima. 30. Baba naman yun. Sige, lumapit kayo sa akin ulit. Ito failed dahil blinded pa sila nung ano, next turn pa sila makakatakbo. Okay. Done my action. Ilan po yung ginawa nila ngayon, ha? Sa ngayon. So next is Shido. Sino to? Si ano na? Skada na? Hello? Skada, it's your turn. Okay. Yeah, Dad. Tignan, ask ko lang. Diba yung ano nang, kung ano yung action na inaawad yun ng kabayo din yung iniisip ko? Oo. Bakit? Anong gagawin mo? Ring daw yan. Bakit? Anong gagawin mo? Okay. So, as iniisip niya na gagawin niya, magilas action din siya as an action. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Pwede ba yan? Anong gagawin mo nga? Hindi, dash action siya. Dash action. Hindi, nakasama yung kabayo. Ang tanong ko sa'yo. Dash action. Naka-horsemanship. May horsemanship skills ka. Wala ko. Ah, wala. Oo, mga kabayo ka lang. Sige. 1d8 lang doon. 1d8 lang. 1d8 lang. Sige, sige. Alas, bababang sa kabayo para mag-gumawa ng action. So, mag-log ka ng 1d8. Go ahead. No need. Mag-log. 1d8. 1D8. Yan naman yun sa mga wala naglagay ng horsemanship. Yes, 50. Okay, Skada, kasi yung character mo dito, galaw mo ng 50. 50? Ano mo sabi niya? Sabi niya ganun. Sige, sabi niya, gawin ko na nga ta. Pagbaba ka na, huwag mo tumatakbo yung kabayo niya. Bigla siyang DM dad na wala sa paningin ng iba. Teleport siya tayo. Wala kang horsemanship pag gumawa ng ibang action eh. Hindi mo magagamit unless, yung skill mo. Oo, bababa ka ng kabayo mo para gamitin yung skill mo. Yeah. Bababa nga ako. Hindi ka baba. Hindi, hindi pwedeng ganun. Tumakbo ka ng 50 feet, that's it. Wala na. Okay, wala okay, ka na magagawa. Sige. Ano? Sige. Mamili ka. Baba ka sa kabayo, mag-teleport ka. O gusto mo, mga bayo ka. Sige, huwag na mga bayan. Let's go.
Wag nang mga bayo. Ah. Bababa ka sa kabayo mo. Ah. Ay, sabi ng mga iba, "Uy, may gumibap na agad oh." Sabi ganoon. Oh, so anong gagawin mo, Scara? Nung bumaba ka sa kabayo mo. Rescue plan. Ha? Papunta doon. Dash, papunta doon. Gano'ng kalayo ang dash mo? As a normal speed mo, 30. Dash. Ay, ano? 60? 60, yan. Tumakbo kayo na. Sigurado ka, ha? Okay, takbo. Okay, ngayon, ha? Ha? Bakit kayo nagtatakbuhan? Sabi nga gano'n, may isa pa ang technique. Clip po. Yun na nga yun. Ito ka, no? Okay, ito ka, no? Tama ba ako? Ito ka, no? Mm-hmm. Okay. Uh-huh. So guys, ayan, ito mga... Ayong mga bayo, nagtatakbuhan po sila. Ayan po. Okay. Toshi and ayan. Hana, ano po ang gagawin ninyo yung dalawa? Hindi, nag-dash kayo. Tawagin na yun. Ah, okay. Click po mukha naman. Ah, so, lumabas 60 plus 30, that is 90. Tama, 90. Ah, dito ka. Galing na, nagte-teleport pa. Tapos, ito pa matindi niya, Diandan. Since, ayos, ano, ayos this one to another, ano, to recook again. Dashing blink. Hindi, nag-dash ka na eh. Tapos, ito na yung ginagod niya. Hindi, nag-reaction na ito. Hindi, hindi, isa lang ang pre-action niya. Isa lang yun. Reaction niya din dan. Hindi, yung kanina mo, ano yun? Pre-action din yun, di ba? Yung teleport mo. Kaya din dan na, isang action doon. Isang... bonus action niya din dan. Ah, okay. Bonus action. Ah, okay, okay. Tapos, kung nag-spend ako ng repoint to repo, second time, as re, ano, round as reaction. Ah, yun. Na, guys, magugulat kayo. Dalawa po ang matindi dito. Si Scara tsaka yung matanda po, ang bibilis nila. Okay, so Toshi and Hana, it's your turn. Kayo na lang po naiiwan dyan, tsaka yung apat na kabayo. Yung tipong mukha mong nagpa-power walk na si Toshi, eh. Ano, Sir Dan, sasabihin ni, ano, ni Toshi, bubulong siya kay, ano, bubulong siya kay Hana, sabi ko, sabihin ni Toshi. Hana, release level 1 seed. Sabi mo. Oh. Okay. Nung narinig yun, ano, hinawa ko siya sa upper back niya. Doon sa main eight niya. Tapos sabihin ko, level 1, release! Ayan. Ayan, may roleplay ah. Tapos gagamit ako ng isang chakra. Okay. And? 1,000 yard leap. Quadruple... Lupit ninyo! Quadruple your jump equal to your movement speed. So 30... Times 3 ang movement. So that is 90. Quadruple, sir, times 4. Apa, 3, 6, 9, 12! 120! 160. 160 ba? 40 ang... 40 ang speed. Ah, 48. Okay, tama. Okay. Ang bilis! So, pakigalaw ang icon mo. Tatlo po ang matitindi dito, si Scara, si Tanda, at yung si Master Shin po, na may kangkas na bata. 160. Wala na ako sa mga. Lala, lampas ka na, lampas na kayo. Lampas na. Okay. Kukunin ko na po yung mga tatlong, yung tatlo pong sumagad po ang speed nila. Yan, tatlo na yan. Kukunin ko na yan. So, kayo guys, nasa kabilang stage na po kayo. Yeah. So, unay ko ba yung mga nauuna, yung mga nauuna, nandito na po kayo sa second stage ng karera. Ayan. So, ito po yung mga nangunguna. Kayo po ang unang-unang nakaka-discover ng track natin. Yan. Yan po. Ayan guys ha. Late pa po iba. Okay. So Dan, babalik na po ulit tayo. Babalik po ulit tayo kay Bausu. Bausu, balik mo tayo kay Bausu. Si Bausu po ay nasa kabilang stage pa lang. Okay. Bausu, it's your turn. Yeah. Look at that line of sight.
Bawso! Sige po. Tayo sa ilang hand crush. Gagalaw na po ito. Gagalaw na. So, habang tumatakyo na po yung lahat, Bawso's taking aim. And shooting. Daya talaga, oh. Death race yata itong lumabas dito. Okay, sige, go. So, sino titinay mo? Yung pinakamalayo sa akin. Ah, teka, wait. Bawso, naka-mounted ka ba? Hindi ka pwedeng lumaban. Oh, wala may, kang... meron ako. May horsemanship ako. Oh, yun. Okay, so, what will you do? Sinong kakanyunin mo? Yung pinakamalayo. Yung pinaka... Yung nahuli sa'yo? Yung nahuli. Sino? Wait lang, may special ako ngayon. Tapos na ako may equip. Sino yung... Si Ferrari. Sino yung apat o yung lima? Yung dalagang dadyak. Yung porang dadyak. Sige po, yung pinakamahapit na lang sa akin. Sige. Ah, ito. Okay. So, kinanin mo siya. Okay. Si dadyak po, nung kinanin mo, na-realize yun, pag tumatakbo pala ang mga tikbalang, mas mataas ang AC nila. So, you need to overcome 45 and above for this? Oh, patawin na 45. How? Kailangan ko maanak 20? Kailangan mo 20, eksakto. 45 and above siya. Alert yung lupa. Hindi yung done. Ano ginawa mo? Hindi, kung alas yung lupa, i-re-earn niya. Ate, pwede po ba yun? Pero yung mapareling ko? Ganun pa rin. Aware siya, kahit tilay may dupa, tatalunin lang niya yung terrain na tinila mo. Fair enough. Sige, let's see. Okay, 45 and above, go for it. Wala, boom! Iwasan niya. Okay, touch is... Talagang kinakadyo na ko, daya, panangangabayo. Wala pa rin. Wala, okay lang. Wait. Walang advantage yung last color. Wait lang po. Don't fail me now. Eh, isang na 20 lang. Wala pa. Yung isang na 20. Ay, hindi naman. Isang na 20. Tumama isa, huwag kami mo. Ayun, may na 20 po. Yes, tinamaan po isa, not your point. Wait, point. Yeah, okay, ganito po. Wait, may isa na. Yes, tinamaan. Okay, ganito yung nangyari. At hindi niya in-expect yun, guys, yung sabog na yun. So, mag-roll po ito si Tadjak kung na-trip po siya. So, that is 8 and above. 8 and above, kundi natapa siya. Nakuputak, tik! Okay, bumagsak po ito. Nadapa ito. Daya. Okay. So, gumalaw ka. Ano? Anything else? Bawso? Bumasa. Sige. Po. Wait. Wala akong action surges. So mag-movement na po ako. Bumagsak po siya na na-trip po itong kabayo. Yeah. You managed to damage siya pero hindi mo naman din focus siyang sugatan. Damage is... Ano? Na 28 points of damage ako. Oh, yes. Pero yun nga, natalisod siya, bumaliktad, okay? So, anything else, Bawso? Kung hindi, gagalaw ka na, 10 to 80, 1d8. Yes, 70 po. Asa ka na ba? Ito. Nakakarapan po. Okay, so Bawso, wala ka na po dyan, Bawso. Nandun ka na po sa kabila, side, okay? Napakabangan na yan, napakabwede yan talaga. Lupit, cowboy itong isang to. Okay, done po. Si Bawso po, nasa second stage na po. Ayan. So, balik ulit tayo. Next po, I see Zygen. Zygen, it's your turn. You can shots from the distance. Zygen, ano po ang gagawin mo? Takbol po, 65. Nako, choppy siya. Takbol lang tayo, 160. Takbo ka ng 160. Hello? Hello. Ano to? 165 po. Anong ginamit mo dito? Bakit nag-boost ka ng 165? Hello? Movement, 55. Experience with 8, 55 ulit. Tapos, yung action, ulit.
nauubos na yung mga spells mo para magbilis ka. Okay, done, done, done. That is 160, okay. Concentration. Okay, eto na po, han. Yung mga nasa second stage na. Okay, done. Done ako, Saigen. Okay, si Doc. Nandiyan ba si Doc? Hello? Di pa po, but... Hello, Saigen. Ano pa gagawin mo? Hello, Saigen. Dito po ako sa bandan. Nag-i-static ka. Nag-i-static ka. Hello, hello, hello. Hello? Hello? Nakbo. Nakbo. Naubos ang kiyata ni Saigen. Yes, po. So, yun, yun, yun. Hello? Yes, anong gagawin mo? Nalilig ka namin. Nalilig ka namin? Ano? Ba't gumagalaw? Yes, po. Nalilig pa lang sa kiyata ni Saigen. Yes, oo. Oh, nasa iyo. Kasi 165, 5 feet lang yun nasa kapilang mapa. That's 160. That's okay. That's... So, done? Done? That's it? Nawawala siya. Yes, po. Done. Okay. Next is... Sino na pa? Okay, next po ay si Doc. Doc. Go! Ano na to? 168. Dash. Tapos yung step of the wind. Dash. Dash ulit. Okay. So, Doc. Ganito po yung nangyari. Habang tumatakbo ka, Doc, this is an unexpected. So, nagulat ka. Magdaga nga sa akin ng perception. Kailangan ko ng 10 and above dito kung may napansin ka habang tumatakbo ka. Tumatakbo ka ito. Bilis mo eh. So, naunahan mo pa yung babaeng tumatakbo isa. Tsaka yung isa pang babae na, ay, lalaki na may dalang bata. Tsaka yung isang may sungay. Yung isang may sungay, madaya. Hindi yung nakikita tumatakbo, sumusulpot. So, yes, Doc, habang tumatakbo ka, may napansin ka rito. May mga tikbalang dito. Tsaka dito sa taas na to. At bigla po silang naghagis ng mga bato sa iyo. Ilag o sangga? Ilaga mo o may gagawin ka? O hindi. Tatry kong ababin yung armor class mo. Border po. Pinagbabato lang sa inyo. Galing mo na. Reaction spike key. Dodge. Okay, dodge. So, ano AC mo? Ah, dodge. Ano AC mo? Fumble yan. Advantage. 18. Ano po? Disadvantage. Disadvantage ako. Okay, sige. Ipili ako ng dalawang roll dito. Galing nila. Sigurado naman, mayroong mag-20 dito, no? Sa dalawang roll ko. Ay, no, wala. Bulag sila lahat niyan. Good luck sa kanila. Wait! Shit! Galampasan mo po yung mga boulders at nailagan mo. That's it. Nice, nice. Anything else, Doc? That's it? Done. Okay na, okay ha, Doc? That's it? Yes, okay. Ah, nasa kabilang mapa ka na. Okay, antay mo na natin. Okay, the horse boys. Ayan, ako yung mga horse boys na po. Kala nyo, kailangan may mga tricks, ha? Meron din sila. Okay. Okay. Ito, wala na ito, no? Wala na yung matanda dito, no? So, wala na yan. Si Bowser nandito pa. Sino to? Si Scara? Wala na to. Wala na to. Ito, sino to? Si Shin. Sabi na natin yan. Wala na rin yan. So, kaibin na lang pala naiwan dito. Okay, tumayo po si Pajak. At ginawa po niya, as a pre-action, tumayo. Then, ginawa po niya, tumalun po siya. Nag-leap. Okay, ito po ang kanyang move. Matuga kayo, ha? That is 100. Okay, so, he's already on the second stage, guys. Hindi kayo makaka-ubra. Nahabol po kayo ni Pajak. Ayan, ha? Second stage siya po siya. And ang kanya is, nag-leap po siya ng 100. Ayan. So, 50. Yan, okay. How many fireworks do you think I have? Okay, eto na po si Pajak. Bilis din, oh. Hanip. Okay, next, si Tajak naman. Alam nyo, kayo lang, ha? Mga kabayo yan, guys. Iyan ang original na tumatakbo bago kayo. Okay. Matikbang.
Etong isang kabayong ito, gumamit din ng speed. Kaya ang tamak na. Ang speed po niya, 20. Bakit ang bagal mo? Nag-ipon lang ng lakas yan. Okay! Eto namang gupo ng mga digbalang. Ang speed nila is 50. Bakit ang babagal ninyo, guys? Kumain yata itong mga ito. Parang nanood ka ata ng 13 bago mo nila huwag. Grabe, babagal! Okay, so... done my action. Shiro, it's your turn. Yue? Ikaw na, Skara? Wait lang. Okay. DM done, dash ulit. Dash ulit? Okay, ganito, Skara, mag-load ko sa akin ng perception. Kailangan ko ng 10 and above, kundi wala ka napansin. Go for it. Sabi ni Sherry, race challenger pala to, ha. Okay, so, ano? Mag-load ka ng perception check, Skara? Yes. Yes, napansin mo, Skara. May mga tikbalang sa ibabaw ng bundok. And they throw some boulders on you. Ilag sangga o may gagawin ka? Ilta, as a bonus action, I rip walk. Ano gagawin mo? Rip walk? Rip walk. Ilan ang speed? Rip walk. Ilang speed? 30, ah? Okay. So ganito ang magyayari sa Skala. Delikado to. 30 ka plus move mo. 60, tinaka-check ko lang ha, kung measurement ko. Lampas to. Ngayon, tatanungin kita, Skara. Hindi mo alam yung kabilang load. So pagka nag-1 to sa 1D20, lumabas ka sa isang miss space na. Ibig sabihin, nagkamali ka ng teleportation. Pag nag-1 to, lumabas ka sa loob ng puno. O ng bato? Ano? Hindi, ang pipili ko kasi kung saan na accurate yung speed na namin kita ko. Oh, hindi 60 yan. 50 ka lang. Ano? Hindi, depende sa ano. Di ba 30? Sa ano sa dahil? Oh, 30 yung teleportation mo plus yung normal move mo. Sa dahil? Hindi, hindi ka sabi. 50 lang. 50 ka? Okay. Ayan ha. Ah, tama. Dito ka lang. Okay, dito ka lang. Gets ka na. Dito ka lang, Skara. Okay, Dan? Ngayon, pag tinagdag... Ano? Mag-teleport ka? Yung movement ko is 30. Pag-teleport siya mo, the W is 60. Oh. Ah, so yung kabila mong takbo, is takbo na talaga. Okay. Gets ko. Okay. Nasa next stage ka na, okay? Ayan, dalawa na po kayo nitanda ang susunod sa next stage, okay? Okay, Toshi and Hana, it's your turn. Wala pa ang kinakadating booking nila. Master Shin and Hana, kayo na po. Okay. So, ano? Gastos ulit siya para po. Grabe, dadaya nito mga to. Shin, lutan ako. Maganda ba ang dalawa ni Hana? Si Hana parang... Hindi, kayo dalawa. Mabigat ako. Kayo dalawa. Gano'n ka bigat? Bata! I am around 103 kilograms. Parang bigas. 103 kilograms. Kaya lang sa 16 yun, di ba? Kaya bigbigin. 103 kg? Yeah. Kala ko, babala mo sa kanyo ni. Kasi may balak ako sa next turn. Sige. Bubuhatin kita, kakapakin kita for the wheel 160. Okay. Tapos ikaw, sa next stage, tapos ikaw may tumalun sa next 160. Sige. Okay. Okay. Basta magbat lang tayo ng area. Ah. Pag nakita ko na yung finish line, babat ako na si Ani. Hana! So, Toshi and Hana, what will you do? Tatanon mo na ako. For him, ako sa deadly. So, malapit dun sa matanda. Okay, so, anong speed mo in total lahat-lahat? Like, nag-count ka naman ng 160 ulit. God. Sigurado, nandun ako sa kabilang load.
Okay. So, okay, done na po ang turn na to. Naka 3 minutes late na po kayo, guys. At leading pa rin po yung tatlo pong mabibilis tumakbo. Lupit nyo? Okay, ayan ha. Kabilang stage na po kayo. Okay, sa kabilang stage... Matalon nga lang eh. Okay. Okay, sa kabilang stage po is the final round. Ito na po ang finish line. Sa dulong-dulo po niya. Sa dulo niya? Yes, sa dulo po niyan ay may finish line na pong nakikita. Ano yung line? Okay. Dito po yung finish line. Ay na. Hindi ko nilalaki. Tuloy pula siya. Dami nga mga tiktala. Do not insult, do it to remain. Okay, done. So, balik na ulit tayo kay Bazu. Bazu, it's your turn. Balik ulit tayo sa unang stage. Oh man, no worry. I got this. So, DM question. Tapo ba kung sa dinamakitag ba? By that point, okay, ulit, ano, ends, mukhang nag-distorted ka, nag-chachapi ka. Nakita ko ba yung mundo kung nasaan nagbabato yung mga... Oo. Hindi, mag-roll ka muna ng perception check. Sige pa. Okay, perception check. When you look at that, you fucked up. Hindi mo mapapansin to. Unless merong magsabi sa'yo. Don't worry, may alam. Unaware ka sa mangyayari na daanan mo. Bazu. You're gonna get surprised. Masusurprise ka sa amin. Okay, let's be, I'm aware. Posible. Okay, aware ka. Okay, ganito mangyari. Wala ka pa namang spagat maliban kay Pancha. Hindi malaki lang. Oo. So, pakigala mo muna yung kabayo mo. Sige po. Very informal. Pero, actually, banggan pala ko po sana. Before po, nag-iilit pa yung kanyang kuko. I'll fire 3 shots ulit. Kanino? This is my final 3 shots. Doon sa, yung biglang tumalon, yung nagbulat na lang ako, ay, puwutik ngayon sa katalan mo. Kasi, bye. Akinan nyo mo ulit si, ano, si Pajak. Okay, go for it. 40 and above. Advantage in... Wala. Hello? Hello? Puwutik ko. Okay, sige, nakatama po isa. Kakanilin ko rin po yung dandun sa taas. Sisimpiti kayo yun, ha? Okay, yun, balang ilag yun. Which one? Saan? Left or right? Right. This one, okay. So, anong kinanya mo yan? Yes, laglaglagan po yung mga tikbalang. But the problem, guys, nung kinanyan mo to, nagkaroon ng avalanche. Expeditious Retreat, DM. Okay, go for it. Double move. 1d8 ka, go. Dalawang ganun ba? So, rolling 1d8. Pagka nag-late ka dyan, Bazu, nasasalado po yung daan. Mapablock. Sige, wait, ano po yan? Pagka nag-fail, pagka hindi mo nalampasan tong area na to, masasaladuan po kayo ng landslide. Salado po yan. Magsasalado yung gano'n. Kasi kinanyan mo yung ano eh, nag-gumuho. 90 po. 90! So, yan ha, guys, 90 ha, mabilis talaga. Uy! Since may last shot na po ako. Okay. Since may last shot na po ako. Matakot ba yung, ano, yung kapre? Ay, hindi pa lang. Oo, tumatakot pa yan. Kumanak po pa rin siya. Hindi siya nagdapa. Okay. Hindi. Di pa ako nagkaroon ng dapa. 8 and above. Puta na kasi ano. Nagdapa na naman. Okay. I'm sorry, sir. I'm just adding insult to injury at this point. You're a very honorable warrior. But you have to take this.
Anong ginawa mo? Ano na po AC niya? Okay, dahil sa hindi na po siya tumatakbo, 25 na lang po ang AC niya? Nag-miss ako. That's good na lang. Sumabog lang. That's good na lang. Sumabog lang. Hindi mo siya nakita na halikabukan. Okay, dan. Okay, Saigen. So, that's my movement. Saigen, tumatakbo ka at nakita mo gumupo ng malaking landslide yung dadaanan ninyo. So, paano yan, Saigen? Pabagsak na yung mga bago. Oh my God, I'm sorry. Wala ng tao dito. Yes, ano yun? Bisa nyo ba yung ano? Hello, hello, Saigen. Hello, Saga. Napuputol ka? Yan po yung ruta. Oh, yan yung ruta. Pero babagsakan po siya. Yes, po. Yan po yung ruta ni Saigen. Nakita ko. Hindi po. Iiwasan po. Iiwasan mo yung landslide. So, pakicalculate yung galaw mo? Yes po. Baka kapusin ka? 80 feet. 80 feet? 80 feet po yun. 80 feet siya, no? So, ayan. 45, tapos dito. O, kaya. Nakatagos ka. Ang busy tong babaeng ito. Nagulat ka, bayso, may tumatakbo babae sa likod mo. Habang ikaw nakakabayo. Okay? So, done, Zygen, that's it? Eat. That's it? Hindi po. Sa kapila po, mama, meron pa mga 85 feet. Hindi ko po. Sa kapila pa po, meron pa mga 85 feet pa. Oh, taktik. Naunahan ka pa. Sorry ka, bayso, naunahan ka ng babae. Walang kabayo. Grabe. Naiwan ka pa? So, nangyari po, si Zaga po ay lumabas na rin po sa kabilang stage. Ayan. Ayan na po siya. May ano pa yung sobra mo? Zaga? Yung sobra mo? 85 ba? Ay, putak din. Yes po, 85. O yan, eto, dito. Okay. Gets ko. Ayun. Guys, naunahan pa kayo ng babae. Okay, done. So, next. DM, 85 po. 85 ba? Putaktik, mukhang panalo nga kayo dito. Yes po. Okay, tino ko nga yung turn order. Kung kami na, kung hindi, wala. Ano mga ginawa ng mga kabayong to? Ba't naging banu sila? Sorry guys, panalo na kayo. Nice. Paano nangyari yun? Ay, okay! Yung babae ba nagdala? Tuwan-tuwa si Lady E. Sabay niyakap na itong kapwa babae na si Saigen dahil na nanalo kayo. Okay, so guys, you receive 2,000 XP dito sa race na to. And na-intrigue po... Yes, ano yun? Na-intrigue po si Harry Tigidig sa inyo. Sorry na. So, nangyari ngayon ng palakpakan na dumating po dyan si Padjak at saka si Tadjak. Then, maya-maya, nung naglapitan, kinamayan din kayo ng mga kabayorista. Sabi niya, hindi ko akalain na ganito pa rin pala ang tao, hindi nagbabago. Imbis na karera lang, meron pa rin kayong pandaraya. Pero, tinatanggap namin ang pagkatalo namin, sabi niya. At nanalo po kayo. Okay, nakita niyo si Bowser, sumunod. At puro alikabok po yung mukha niya. Kasunod niyo lang siya. May daladalang alikabok sa mukha. At parang naligo siya ng simento. Ayan. So, then, kinamayan po kayo ni Tadjak at ni Padjak. At pagkatapos nung kinamayan kayo, nagsalita yung dalawang nangangabayo. Sabing ganun niya, bakit hindi mo pinatulan yung mga tao? Sabi niya, kaya natin tumakbo ng halos dalawang speed natin, na tatlong multiplikasyon ang bilis natin. Bakit hindi mo ginawa yun? Alam mo, sabi nung mga kabayo, sabi niya, tama na ang pagpipigil ng malahari natin. Kailangan na natin mismong lumapit sa mga tao para hindi na tayo nagtatago pa para manligaw sa mga babaeng dilag na taong katulad nila. So, ibig mong sabihin, Padjak, nagpatalo ka talaga?
umuo na lang yung kabayo na pangitin siya. So, yun ang purpose nun. So, nagpatalo sila. Alam mo, tutusin, guys, kung tutusin, ipinalabas na lang doon sa cinematic na yun na nagpatalo yung kabayo. Pero kung turn ko yun, guys, magro-roll ako ng tatlong 1D20. Gagamit na siya ng ultimate niya, na speed niya. So, okay, after that, bumalik na naman po kayo doon sa trono ni Haring Tigidig, guys, at na-impress si Haring Tigidig sa inyo. At nagpasalamat po si Lady Eo doon sa hari dahil sabing ganun ni Haring Tigidig. Dahil sa na-impress kami at napasayin nyo ang buong tao dito sa Hari ng Damong Buhay. Sabi niya, kayo ay gantimpala. Napapakinggan ko at tutulungan ko kayo kahit man hindi ka nais-nais ng hari ninyo na tanggapin kami. Sabi ganun ni Lady Eo, kakausapin ko po si Haring Pula at sasabihin ko po na ang engkanto at ang tao ay pantay lamang, sabi ng Lady Eo. Okay guys, may suggestion ba kayo kay Haring Tigidig? Wala. At Yes. Okay, so ganito ngayon guys, tatanungin ko muna kita, Doc. Doc, si Doc, lang. Sige, sige, ano yun? Muna. Ano yun? Sino yung katawin na nagsabi na nagpatalo siya? Si Tadjak. Si Tadjak? Bago matag-usap siya dun sa harap, nalapitan niya si Tadjak. Ano sabi mo? May papakilala ko sa'yo pagkatapos nito. Dat, dat, dat. Oh, sabi niya. Babae ba yan? Sabi nga rin niya. Nanglamang, alangani naman lalaki. Ikaw talaga. Sabi ka doon nung tikbalang sa'yo, si Tadja, mangako ka, natutuparin mo ang pangako mo. Tikbalang sa tao. Sabi ka niya sa'yo. Siguraduhin mo maayos ang itrato mo kung mismo ang utok sa ulo mo kabayo. Natawain ka ba kayo sa'yo? Okay, so ngayon ganito ang sabi ni Haring Tigidig sa inyo, tutulungan ko kayo. At maganda ng aming mga sundalo. Okay guys, ang unit po ng mga tikbalang is umaabot po ng 1,000 unit. So 1,000 na tikbalang at your disposal para labanan ang mga genma na 6,000 guys. Sinusukat ko lang yun ha, hindi ko naman sinabing labanan nyo directly. Pero may 1,000 na tikbalang na kayo. Okay guys, alam nyo nung lumabas kayo, tumayo yung hari at lumabas siya po sa pinakamataas niyang terrace o pedestal, nakita niyo yung mga tikbalang, mga naka-war cry na parang mga Indian sila na mga may kulay ang mga damit nila, tapos ready for battle sila at nakita niyo ang itsura po nila at ready for war for anytime. Nag-battle born ng forma nila at ganito po ang mga itsura nila pag lumaban po sila. So, ganyan po ang kanilang battle form. Paglalaban po sila. At naka-ready na po sila anytime. Yan. So, ngayon. Iba yung hari pagkatapos. Oh, ano, oh, anything else? Bago kayo umalis dyan at pupuntahan nyo na yung ano, o may sasabihin pa kayo sa hari? Meron na masasabihin sa hari. Okay. Meron din po akong sasabihin. Sige po, si Adam. Wait, guys. At dahil na-impis ko nga po si Haring Tigidig sa inyo, binigyan po kayo ng 20,000 tael. Gusto nyo ba kunin yun? Hindi. Kukunin ko yun. Kung wala kayo, kung wala kayo, 20,000 tael. Pera yun, pera. Tael, currency ng... Yes, currency ng character yun, tama si Zaga doon. Ano? Kasong problema guys, 20,000 tael cannot be carried by 12 persons. So sabi ka na ni Haring Tigidig, ano, dadali ko ito, I will provide you a wagon, kaso mababagalan kayo. You got only 2 days to go. Kumang... Balikan nyo na lang. Okay, sabi ni Haring Tigidig, anytime you are welcome sa Hiblay Damo ng aking garian. At sabihin nyo sa... na tanggap namin na kung mag-decide siya magbagong isip, tatanggapin namin ang kanyang paanyaya na magkaroon kami ng truce. Tao sa Encanto.
sabi niya ganun. Ngayon, nagsayang tayo yung hari. Saan na pupunta si Gigi sa harapan ng hari? Ano sabi mo? Kakausapin ko si Pasyang at tuturuan namin ang tamang manners ang batang yan. Sabay ang ganun. Ganda, pagkating na rin. Isang panamalaan ng mga... Hindi ko alam kung sino nagturo dyan sa batang yan na maging hadlang sa pagmamahal. Nagsita si Aling Digdig. Oh. Tanda! Kilala ba kita? Bakit ba nagsalita kayo? Parang kilala mo na ako nung panahon pang bata pa ako. Anong sabihin mo, tanda? Napakilala mo pa ako kasi dati may buhok pa ang ulo ko. Ngayon, kalko na ako eh. Kumunot ano o nung hari, nag-roll po siya ng 1D20. Pag ito, nag... 15 and above. Nag-ipamol lang yung D20 niya, no? Hindi kanya maalala. Ngayon, guys, ganito. Sabi ni Aling Digdig, magpahinga na muna kayo sa akin. Magpahinga muna kayo sa akin, Gary, han? Okay, Doc, gusto mo bang pag-aralan yung martial arts mo o wag na? Pag-aaralan mo ba ba yung ano, the way of hawe o wag na? The way of hawe. Masyari matututuwa pa ako. Okay. Lahat tututunan ko yan. Nasubay. Kaya hampas ko dito mga hayop na kawangin na yan. Okay, ganito po ang nangyayari. Doc, you need to go 7 na beses. Babaan mo ang iyong wisdom or dexterity. Mamili ka. Pagka nag-fail ka na naman itong araw na to. Hindi mo natutunan. Pero pag nababaan mo yung... Nababaan mo yung wisdom mo... Oh yes, ano yun? Pwede... Anong ang gagawin ni Doc? Bababaan niya yung wisdom niya or dexterity niya ng 7 na beses. Na, I mean, siya ng... Yung martial arts niya. Ano, merong tinuro sa kanya yung kababataan niyang espiritu na ngayon, kailangan niya ma-perfect before the great battle. So, ngayon... Pwede ko siyang tulungan. Ang tanong ko ba is, iimbitahan mo ba siya sa sparring? Pagka nag-sparring kayo, may advantage yung role niya. Kung ba, tinitraining mo siya habang nagsasabong... Kasi nakita ko naman na ano eh, medyo... Nanggigigil ulit si Toshi. Parang, oy, wala kasi tumatanggap ano, to. Ano? Payag ka ba, Doc, tulungan ka ni Shin, pero mamamayinsan ka ng honor. Mamamayinsan ka ng honor sa akin. Payag ka? Okay, naman, 16 naman wisdom ko eh. Sama, para masaya. Sorry, Shin, ayaw niya. May pride siya. May pride siya. Sama daw siya. Ano? Magpapatunan ka ba? Okay, okay, tanda mo, minus honor yan, ha? Ano? Mook ako! Okay. I'm a mook! Honor doesn't work! I'm a mook! Honor doesn't work! Charisma of 10, 11! What is shame? What is shame? Okay, sige. Okay. Di na uso. Talagang ano, binabali mo lang, ha? Okay, ano pipili mo? Wisdom or dexterity? Wisdom, 16 wisdom okay, ko, so, and dexterity ko, 13. So may advantage ka each roll, 7 below, ng 7 na beses pala. 7 na beses, babaan mo yung pinakamataas mong gagawin mong bababaan. So 7 times with advantage, go for it. Sige, go. 7 na beses. Yan ha, support na. 1. 16 ka pa. Pag yan, umabab 16, may advantage ka naman eh. 2. 17? Tama ba to? 17 to naman. Okay. Dalawa lang. Isang roll pa lang yan kasi advantage. Okay, done. Next? Hindi, dalawang roll. Second roll na yan. Dalawa na ba yan? Okay. Ano pa? Apat pa? Lima pa? Okay. Magkamali ka lang dyan. Sayang na lang yung araw mo. 14. Sorry. Okay. 14. So, 4 remaining? 3. 4 to go? 4 remaining? Okay, that's 3. 3. 3 na lang. 5. Oh, may 5.
nagpapagkamali. Okay, remaining two. That's remaining two left. Okay, remaining two. Uy, nice. Okay, one more. One more. One more. One last. Nice. Okay, you have learned the way of the Hawe. So, ano mo na yung explanation ng details ng martial arts na yan, ha? You can counter a melee attack, pero ang risk nito, pag nag-fail mong i-counter yun, double damage ka. Okay. Okay? Pero, pag na-counter mo naman siya, yung damage niya, da-damage ko sa akin. Yun ang malupit doon. Ano ba, binalik mo lang, yung attack ko, binalik mo lang sa akin. Yung attack ko. Ganun ang mangyayari. Pero pag nagkamali ka, double damage ka na, plus pa yung damage yun ng kalaban sa'yo. At ang ano yan, ang cool time yan is laktawan. Cooldown ng one turn, then one turn, pwede mulit gamitin. Cooldown ng one turn, then next turn, pwede mulit gamitin. Pero ang risk nga yan, pagka nag-fail ka, double damage ka, take pa yung damage ng opponent sa'yo. So, okay na yan? Gets? Okay. So, guys, ganito na. Anong gabing yun, nakita mo, Hana, si Shane, at saka si Doc, nagsasayaw ng paano nagsasayaw sila, nag-ano sila ng martial arts sila, until na perfect ni Doc yung Way of the Hawe. Okay, next day, naka-recover na po kayo. Tuwan-tuwa si Lady EU. At that time, nakipag-chat na si Lady EU kay Hana, at sinabi ni Lady EU, saan ka ba nang galing? Natatanda mo ba kung saan ka nang galing? So, Hana, will you reply to Lady EU nung tinanong niya kung saan ka nang galing? Natatanda mo ba kung saan ka nang galing? Hello, Sarah? Nandiyan ba si Sarah? Wala. Hello. Ayun. Yes. Sabi yan, nung gabi yan. Oh, nung gabi yan. Ano sabi mo? Hindi ko na... Pwede pa akong mag-communicate sa kanya sa mind lang? Pwede. Marireceive kaya yun ni Lily. Pwede. Ayun, so kanya, sa mind ko lang sinabi sa kanya kung saan ako nang galing. Ah, okay. Kasi ano, nasi-threaten siya na lang yung natitira. Okay, napaluha siya nung inano mo yun, nakita niya yung devastation at nagulat din siya at nakita niyo sa memory mo na si Mugen po ang tumaga doon sa nanay mo. Okay, so sabi Mugen, anong ginawa mo Mugen? Sabi ganun niya. So guys, yun na. So yun ang nangyari nung gabing yun. Alam mo, niyakap ka ni Lady EU dahil nga, syempre, yung sorrow ng memory na ano, sabi nga niya, kalimutan mo yun, nandito kami para sa'yo. Tutulungan ka namin. Yun ang sabi ni Lady EU sa'yo, nung gabing yun. Anything else, guys? Meron pa ba kayong gagawin before next day na? DM. Yes? May bibigay po ako sa giling. Ano yung gagawin mo? Ano yun? Bibigay po ako sa kanya. Hari sa giling niya. Pag namanip na ako, isindihan mo lang po. At okay pa taas. At malalaman namin na kailangan namin kayo agad tulog. Ano yung binigay mo sa kanya? Flare. Flare na may quickly ng armor nila. Sabi ko. Alam namin kung okay. Ano tinanggap nung hari, nung kabaan ng mga tikbalang yun. At sabi niya, marami sa mga tikbalang ko ang na-impress sa fireworks mo. Sabi nga niya, okay din, tatanggapin ko yan, sabi niya. So, yan guys, ang nangyari, magpapalipas na po kayo ng gabi dyan, and ano, that's it? Palipas na natin gabi? Ay, ano ko na yan? Gumagawa na ako ng panibagong batch. Okay, Hana, ito po si Lady EU pag walang sumblero, ha? Ito po siya. Okay, so nangyari guys, lumipas na po ang araw, at isang araw na lang po. Isang araw na lang po bago. Ay, natuloy ako. Ano yun? Kaya yan, mga mag-init na akong dalawang pet. Sinong, ano? Sinong gagawin? Pag may kinagalpat. May iniisip siya. Yes, sir. Habang sila may ginagawa kanya-kanya sila. May high-five na may kalkalit sa pag ko. So, meron siya. Chappy Cascara. Bawang may pagkain, sabi ko ganyan. Ah, sabi mo, doon sa tigba. Oo, bibigyan kayo ng pagkain dyan. Bibigyan kayo ng pagkain. Baka may pagkain ako. Ah, ganun? Sino yung inoopera mo ng pagkain?
Hindi, I mean, yung pag-go may kakalit-alit ng hotel ko. Sa hotel ko, baby, Skara, nagja-choppy ka, Skara. Skara, nagja-choppy ka. Hello. Napuputol ka. Hello. Okay, so, hello? Sige. Hello. Ayan, narinig ka namin. Pero nag-ano ka, napuputol-putol. Okay, sige. Sabi ko tiyam, Dan. Oo. Danda mo. Sabi ko. Sabi ko ganun. Sabi ko, baka may kain ako na mula sa kami karamihan. Tignan ko nga kung may, ano, baka maalala ko rin. Sabi ng ganun. Sino kinakausap mo? Yung bag niya. May nakita ka. Yes, okay. Yung heirloom mo. Hello. Oo. Sabi ng ganun. Sabi ng ganun. Tapos? Tapos sabi niya, binuksan niya, sabi niya, ikaw lang. Tapos niya ganun. Tapos niya. Yes, nalili ka namin, Lars. Hello? Hello, So, nabigla siya, sabi niya, hello? 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 Dala na, naputol na. Okay, sige, balikan na lang natin si Skara dahil ang pinapalabas po ni Skara, yung ancestral weapon niya, nakita na po niya sa bag niya. So, ipe-present. Pagkalipas na ilang session. Oo, ngayon lang niya nakita sa bag niya. Okay, so next day guys, ayan na, aalis na po kayo. At sinamin yung bag kay Haring Digiligo saan kayo pupunta? Ang susunod yung lalakbayin? Hindi. Hello? Zaga, kung ano? Isayin kung may... May ano? Hello? Ala. Hello. Ano ba? Shortcut po. Sabi mo. Okay, sabi niya rin digidig. Sabi ko na nga, be. So, ang pupuntahan nyo ay ang reyna ng mga sirena. Sabi nga niya rin digidig. Hello? Nawala. Oh. Hello? Nalinig ka namin. Okay. So, nakabuhan niya yun. Tiyan mo na. Oh, nakita mo na yung heirloom weapon mo. So, ano sinabi mo? Sabi ko. Di ba nainap ko to sa bahay ko? So, nag-choppy ka ulit, okay. Choppy ka. Okay. So, anong nangyari guys? Hello. Oo, nag-choppy ka pa. May distortion ka. Hello. May distortion. Hello. May ground ka, may distortion ka. Ayan o, dumutunog. Okay guys, ganito po ang nangyari. Naglakbay na po kayo at sinabi nga ni Haring Digidig sa inyo na pupunta na kayo sa reyna ng mga sirena. Mag-ingat kayo, sabi niya. Lalo na ang haring ng mga sirena, ang reyna ng mga sirena ay matindi magpasubok, sabi niya. Pero once naging kakampinyo siya katulad ko, malaking makakatulong siya sa isla Tiktik Basagbayag, sabi nga niya. So ano, pupuntahan niyo na ba to? Wala nang tanong-tanong. Kasi si Skara, pinakita niya yung cinematic niya na nakuha niya, inalaman niya, dala niya yung family heirloom yung weapon. Yeah. Okay. Hello. Ayan. Pinakita niya yung tiyan lang. Parang may trabo. Sabi niya. Naalala niya na naman si Bauna. Okay. So yung weapon mo, may design na dragon. Okay. So ano guys, lakbay na? Question na kay Haring Digidig. Ano yung kailangan namin i-expect na mga pagsubok niya? Tinignan ni Haring Digidig yung mga babae, hindi kayo. So tinignan niya si Zygen, tinignan niya si Lady Iyu, yung Samurai Girl, tinignan din niya si Lady Hana. So sabi niya, may kutob naman ako na sa mga babaeng kasama ninyo, merong kakayahang harapin yung pagsubok na yan. Dahil ang reyna ng mga sirena ay may tiwala lamang sa mga babae. Main figures, okay? Salamat. Okay, so pupunta nyo na. You all nag-spend na po kayo ng 3 days. So, one... Ano po bang shortcut yung mga kalap? Ayun, Dan. Inasa na kayo dito kay Harry. Hindi mo voice yan. Nagdi-distorted ka, Skara. I think yung, ano mo, yung device mo. Okay, so ganito. So ganito. Iba voice yan, sabi nito. Ano yun? Hindi pa voice yan. Ano? Hello? Hindi pa voice yan.
ngungo ka, hindi ka namin maintindihan. Naintindihan niya ba guys kasi sinabi ni Scala? Hindi ko maano eh, ngungo eh. Di rin. Okay, Scala, ayusin mo muna yung audio mo, Scala. Hindi ko buhit yan. Hindi ka namin maintindihan, Scala, talaga. Nag-ano yung Scala. Okay, sige, mamaya na, Scala. So, anong nangyari, guys? They decided to go na. Naglakbay na po kayo. And you have reached the... Limang oras po ang nilakbay ninyo. DM, baka yes. Meron silang short. Shortcut. Yes, tinuro po ni Aling Digidik yung lalakbay nyo. At ito po yun, guys. Kung makikita ninyo, gagalo ko yung aking mapa. Wala na po kayo sa kanila ng mga tikbalang. Pasado na po kayo. So, babalik tayo sa mga... Magbibigay ako sa'yo ng isang noise maker para tawagin ng mga sirena. Okay, guys. Makikita nyo dito pinipingkod. Ito po... Ito po yung lugar. Ito po yung lugar ng mga sirena, guys. Ayan. So, no... Limang oras na paglalakbay ninyo. Oh, nag-ano ka pa rin, nag-distorted ka pa rin, Scala. So, ganito ang nangyari, limang oras na paglalakbay ninyo, na-reach nyo yung lake na pinamumugaran daw ng mga sirena. So, sabing ganun ni Lady Iyo, mga kasama, favor daw ang mga babae sa amin. So, ano guys, dediretso ba kayo sa ilog? Kasama kayo? Ano? Ano? Bababa kayo sa ilog? Ano? Para harapin yung mga sirena? O yung mga babae lang? Ano? Ano guys? Hello! Tama po. I made a promise to protect someone in this, ano? So I cannot, ano? Hindi ako pwede kong iwalay. So sumama po si Ems, ayan, sumama po siya. So guys, glad din ba kayo sasamahan yung mga babae pababa nung lake? Hello? Pumunta ka ba, Toshi? Oh, Toshi! Bababa ka din ba? Nakasabay! Hello? Oo? Hindi siya, pupunta ka. Pumunta ka po si Toshi. Ah, oh, okay. So, ayan, ang malinaw story. So, Toshi, bumaba ka, ha? Bumaba ka rin, ha? Okay. So, sino ba lang? Sasalama, siya? Okay. So, nangyari, guys, nung bumaba po kayo sa ilog, maya-maya, napansin nyo yung tubig. Ang linis, maan siya, malinaw po yung tubig na pinag-aanuan ng mga sirena until napansin nyo, may mga babae dyan na ang gaganda ng mga karisma. Mga nasa 17 to 18 po ang mga karisma nila. At tinitignan po kayong lahat. Marami sila. Mga nakadungaw, mga ulo nila nakalabas ilong, mata, noo. Nakadungaw, mahaba mga buhok. At tinitignan po kayo. So, ano ang sabihin ninyo, guys? Meron ba kayong makikipag-usap ba kayo sa mga sirenang ito? Tinitignan kayo, ang dami nila, yung buong lake, guys, may mga ulo na mga puro babaeng sirena, walang lalaki, puro babae po sila. ano? Well? Tinitignan kayo, hindi sila, hindi po sila nagsasalita. Ano ba? Pwedeng bumaba ako dun sa tubig? Sa basket. Sa basket. Okay, inawa ka. Lang, magpa-problem, parang hello. Sabi mo. Okay, inawa ka ni Lily sa kamay at nagilaw din siya. Ay di mga sirena tinitignan kayo. Maya-maya, biglang may bumula sa gitna ng lake at may lumabas na isang sirena na iiba sa kanila at mas malaki siya. So guys, nakita nyo ngayon yung reyna ng mga sirena. Eto. Synthetic. So, yan po ang sirena ng reyna na lumabas po dyan sa ilog na yan. At tinignan kayo. Sasabi niya, ako si Reyna Aahon. Ang hari, ang reyna ng lugar na ito, ng ilog na ito. At
sa mga butas ng karagatan ng ilalim ng isla ng Tiktik Basag Bayan, sabi niya. Naramdaman ko ang pagdating ninyo at nabalita ko sa mga kapwa engkanto na nakausap niyo na si Haring Tigidig, si Ginoong Tumaw at ang Diyosa ng Bulkan. Kayo ba ay nandito para yayain din ako sa nangyayaring parating na dilubyo sa islang ito? So guys, anong sabihin niyo? Well? Manghihingi po sana kami ng tulong. Sabi niya, walang problema. Ako ay isang mabait na engkanto na tumutulong sa mga nangangailangan kaya tao siya o engkanto. Pero dahil sa mga nakaraang hari ng Tiktik Basag Bayan, tinakwil kami na walang kami ng tiwala sa mga taong katulad ninyo maliban sa mga engkantong kasama ninyo. Pero ang pagsubok ko ay dinggin sa mga babae. Sabi niya, kantahan niyo ko ng isang magandang kanta at tutulungan ko kayo. Okay guys, ganito ang magiging kondisyon to. Babae lang ha, babae lang. Si Saga, si Sara, sino pa babae dyan? Si JD Iyo bagsak na. Hindi siya, ano. Ngayon sabi ganun nung Reyna, kumanta kayo sa akin. Kantahan niyo ko na kahit isang iglap na kanta lang na may magandang boses. At magiging pasado kayo sa pagsubok ko. Ngayon, may choices kayo dito. May choice kayo dito, guys. Yung mga babae, ha. Pwede kayong kumanta by roll ng dice, pero mahirap. O manual na kanta talaga, nakakantayin nyo dito. At maririnig namin lahat. So, mamili kayo. Or, tanggihan nyo na yung offer ng Reyna at pwede na kayo umalis dito. Well? Ano? May distorted talaga yung ano mo. Bakit may hasa sa'yo ganyan? Well? Hello? Teka lang, loading. If pwede kumanta yung mga lalaki, pwede mo kumanta. Just saying. Sino ba babae, boy? Sino yun? What's happened? Sino yun? Sino yun? Ano? Sino yun? Oh. Ano ang kakantahin? Ganito yan, may choice naman kayo. Babae ha, babae. Babae. Pero kung lalaki ang kakanta, walang problema. Pero ang sinabi kasi nung Reyna ng mga sirena, babae lang daw ang maganda boses at kumakanta. Ngayon, kung mayroong matapang at malakas ang loob na lalaki kumanta, bahala kayo, malay nyo. Pero may choice kayo. Either kakanta kayo by roll ng dice, or kakanta kayo talaga in manual, talagang in law, ano, in personal. Kahit ano lang, one minute lang. At ipakita mo dun sa Reyna na yan. Ano yun? Kung sino? Ano? May narinig kayo kagad sa likod. Kung nag-hesitate pa kayo. Sabihin nyo pa nag-hesitate kayo kasi kaya pwede ko tong cargo him. Paano kakarguin? Pwede na ba? Kakanta pa sa babae. Na hindi nila makakalata na si Bao yung kumakanta. Oh. Sigurado ka dyan, pag nalaman ng Reyna ng mga sirena na nandisib kayo, it will be more worse. Hey, I mean, hindi naman na technically hindi ako mandi-deceive. Si Bao yung kakanta, pero yung boses ni Bao parang babae. Ganun pa rin yun. Lalaki, boses, babae. Ano yun? Deceive. Fair enough. Ano yun? Mag-deceive po ako. Para hindi mahalat. Ano? Ano mangyayari pag lalaki ng kanta? Tinanong mo ba in person sa Reyna? Ano ang mangyayari kung lalaki kumanta? Magbabawa ko, and then tatanungin ko, anong mangyayari pag lalaki yung kakanta? Sabi nga niya. At kung ang lalaking yun ay hindi kami nasatisfied sa kanyang kanta, idadrag namin siya sa tubig hanggang malunod. Sa isang salita ko lang, hindi siya makakatanggi sa offer ko. Don't mind. Ano? Ay, yung magaling kumanta si Scarra pa kantahin. So,
Nagbaw na agad si Baudu, tapos biglang... Ano yan? Pwede na po ba ako? Kakanta ba? Kakanta ako? Sigurado ka! Tanda! Sa gagawin mong yan! Ano? Wait, hanap po ako ng pwesto na hindi ako maririnig ng tao. Okay! Guys, oh! Patay tayo dyan! Ako! Tahimik lahat, oh! Wala kang songerist. Hindi, ako. Naka ng pwesto, wait lang. Maano siya ng pwesto, guys? Adi, tinitignan ka ng mga sirena, lahat. Tinitignan yung matanda ang kakanta. At sinabi nung sirena, ng rin ng sirena, sigurado ka ba dyan, matandang tao? Pag hindi kami nasatisfied sa kanta mo, hatakin ka namin sa ilog na walang atrasan. So be it. Oh guys, sigurado na ba kayo kay Tanda dyan o baka meron pang gumawa ng iba? Well? Ano? Well? Trust in me. I-trust nyo daw siya. Saksakin nyo. Trust. Okay po? Okay. Ayan na. O kaya, ikaw kumanta pa kayo sa higit. Hindi, yun nga. Ako nga yung kakanta. Ikaw yung kakanta. Ikaw yung kakanta. Kaya siya yung tanong eh. I mean, iboses pa siya sa higit. Ikaw kumanta. No, let me see. No deception for this, I guess. Ano? No, I mean, you are the player. You sing at... At Zygen sa ano, as Zygen. Pwede, kung papayag si DM lang pagkano. So, Zygen, tanda mo, pagka nag-feel si Doc sa kanta niya, ikaw yun. Ikaw madadrag ko, Zygen. Hindi si Tanda. Hindi si Bao yung madadrag. Oo. Babae naman si Zygen. Ano? Babae naman si Zygen. Irolplay mo si Zygen. Ang mangyayari, irolplay niya si Zygen para kumanta. So, pagka nag-feel si Zygen madadrag ko sa tubig. Ano? Do you trust me? Sige, go! Okay, narinig yan ha. May consent yan. Oh. Sige, keep. So, okay, wala na. O Sarah, wala kang magagawa dito ha. Papasok muna kanto ni Zygen kay M. Mga lalaki lang muna kakanta. Hindi, si Zygen yung ano. I as Zygen will sing po. Okay, sige, go. Sa ubay ng book. Just a sana'y nagmahalil ang lupi kay parat nang di pang bata sa pinip ininalay mas kamalit kawirit na pinalay sa'yo'y nagmahalil okay ah, okay. So, ito ang nangyari guys. Kumanta po si Zygen. Naggulat po kayo. Imagine niyo babaeng marunong lumaban pero maganda pala boses niya. Maganda pala ang boses niya. As in, naintrig pati yung reyna ng mga sirena. Napaluwa sa inyo. Napaluwa siya. Sabi niya, tama na, hindi ko akalain na ang boss pa rin ng mga tao ay magaganda, sabi nga niya. So, ang nangyari ngayon, sabi nga niya, dahil sa inyo, dahil sa pinakita niyong pagsubok na to, papayag na akong tulungan kayo, sabi nga niya. Discorded! Ano yun? Basketball? Hello? Ha? Kanino galing yun? Yun? Ay ano? Nag-ano, nag-de-distort siya? Ano? Sino yung nagro-robot? Oo nga eh, nagro-robot eh. Yan. Oh, this car. Si ano yata ito? Si Sherwin eh. Hindi. Yan? Oren!
Wala, sir, doon muna. Ano yung distorted lang? Okay, guys, ganito po ang nangyari. Pumayag po yung Reyna ng mga si Reyna na tulungan kayo. Pero sabi nga niya, ang mai-offer lang namin ay suporta. Pero okay, mag-alala. Lalabas din kami pagka nanganganib na mismo yung lugar ng isla. Okay, dahil dyan, guys, hinawi niya yung kamay niya at yung tubig po nung lake bumaba, nag-lower water po siya. Yung mga sirena nag-atrasan po at nagkaroon po ng daanan, pababa, hagdanan po siya sa gitna ng lake. So ano, bababa ba kayo? O hindi? Well, let's go! Safe na ba sila? Let's go! Okay, so nung bumaba kayo, guys, tinuro po nung Reyna ng mga sirena yung ilalim ng lake na yan. Sabi nga niya, may mga na-collect kaming mga gamit sa mga nag-travel na mga ships. Siguro, matatagal na taon na. At dito namin nilalagay na. May paniniwala kami na one day magagamit ito. I hope sana magustuhan ninyo kung ano itong mga na-collect namin na gamit. Okay guys, nakakita po kayo ng 500,000 na tael dyan. Pero hindi nyo naman madadala yan. Ewan ko, inasabi niya. Then guys, ito po ang mga nakita nyo doon sa treasure vault nung lugar ng lair nung sirena. Okay? Sa unang-unang pinakita, guys, ito po ang nakita ninyong mga item. May nakita kayong parang some kind of jamadar. Ayan. Then, nasunod po meron pong katana sir dyan at isang maskara. Ayan, nakita nyo. At another mask is makapagbalik na tayo sa maskara. At isang naginata. Or I think that's not a halberd yata yan. And a kimono. I think different bansa po siya yung mga na-collect niya. May pang tunglong, may pang showlong, at may pang kusakura. Ito yung una, guys. Ito po yung una. Unang item na nakita nyo doon sa chamber ng sirena. At yung pangalawa po, ito naman unang po yung isa pang nakita nyo pa. Okay, yan po, guys. May nakita po kayong bow na I think blade bow. At saka meron din po dyan na parang merong rod po siya, yan, na something, nung inawakan mo, sinumawak, guys, wala? Parang namin nakita pa lang. Yeah. Eh, nagsasaitang robot talaga, boses. Okay, ito po yung blade bow, ayan. Then, sumunod po, isang rod po siya, ayan. At saka another scroll case po siya, ayan, na something weird. At saka isang description armor, ayan, armor. Description na kanina. So ayan ha, yun yung pangalawang set na nakita nyo. Then, yung last set po nung, no, actually, that's not the last set, no? So meron pa, yung pang-apat na set, there is a sword laying down there, dun sa mga pera. Okay? So, ito po yung itsura ng sword. Nakikita nyo ba? Hindi. Hindi, no? Good. Okay. Ayan, may two swords po dyan. And, meron po ditong bato. Isang maiwagang bato na nag-resonate po ng magic. And, some kind of rope. Ayan, rope po siya. Ano yung rope? Ayan. Ah, Ems, yun ang ano, yung may ano, distort. Ems, sa'yo yata. Skara ba? Skara. Mukhang niya si Skara. Pero Skara. Skara, mute mo muna. Ang sabog yung ano mo, audio mo. Yan na pangata pala ka, di ba? Relax lang, Skara. Wait lang.
Alam ko, nag-aatat ka dahil may mga nakita kang item, pero yung audio mo sabog. Okay, yung last set po na item na pinakita ulit po sa inyo nung Reyna ng mga sirena, there is a pax mask at saka another kimono, same kimono, at saka pax mask. Then, full set of armor ng isang, I think, samurai o bushi, yan. And, isang eye patch. Ayan, eye patch po siya. Ayan po. At meron po isang spada po doon na sinabi ni nung Reyna na si Aahon. At meron pa kaming isang treasure dito na nanggaling sa vulkan ni Diyosang Lalahon. Sabi niya, ang espada niya. So, pinakita niya, yung espada nakalupay-pay doon, basa. Sabi niya, kaya namin binasayan kasi umiinit yan pag wala sa tubig. So, anong magiging decision niyo, guys? Bosses! Can I check live? Yung audio sabog talaga, guys. Naginigin ka ba? Meron ba? Eh, hindi ko maalam eh. Okay, so, current. Nag-ano siya eh, na... Nag-ano siya, na... Hindi, naka-mute naman siya eh. Paki-check nyo nga guys kung kanina distorted yun. Ang lakas. Hello? Yun o, hello. Bro. Hindi ba sa akin yun? Ha? Hindi. Pag ang salita ka naman, Zaga, okay. Hello? Baka kay ano, kay Ems, guys. Ems, sa'yo ba? Sa akin ba? Oo, kay ano? Sa'yo ba sa akin? Oo, sa'yo. Wala magsasalita daw. Wala magsasalita. Hindi na sa'yo, sure. Wala magsasalita, isa-isa lang. Oo. Sa'isa lang? Okay, di ako. Trying. One, two. Hiyo, Rob. Hello? Yun. May robot na lumalabas eh. Ito-double ba? Or feedback? Or I don't know. Sige sa feedback. Feedback. Feedback yan ah. Si Skara, Walang feedback pa ko kanina ba? Nagbe-feedback siya. Baka nag-e-echo sa kapwa, ano eh. Kapwa audio. Wala daw. Sino nanonood? May nanonood ba? Nanonood. Oh? Parang ano, parang alam yung sa basketball pagka na tayo. Nakapasa na ito sa akin. Nakapit sa akin. Oh? Sa'yo, Sir Dan, lumalabas. Sa akin ba? Parang hindi naman eh. Ba nagsasayita ako, may lumalabas yung ibang tunog. Parang wala naman sa akin tumutunog. Hindi. Kahit, hindi ka nagsasalita. Pero nag-uod yung mic. So ano parang mo ito sa Discord to? Sa Discord to palagay nyo, guys? Discord din. Oh my god. Sige, wala mo na magsasalita. Sir Dan. Ayan o. Narinig ko. Hello. Yan. Oh, hello. May tumutunog ba sa inyo? Hello. Wala. Oh, wala. Wala na. Sige, Sir Dan. Continue. Hello. Yan. Okay. So... Continue na story. Sorry. Ayun, may tumunog na naman. Skara, wala na talaga akong maintindihan sa sinasabi mo, Skara, pagka sumasabay yung turotot, yung tunog na yun. San galing yan? Oh? Ayun, oh. Sige, Sir Dan. Go na. Carry. Okay. So, guys, ayan. I-display ko po yung mga item na to. Gusto niyo ba kunin to o sa group niyo na lang pagatian to? Okay, we got only one episode to go. Mangyayari, yung last game na natin, yun ay yung challenge na ng isla. And itong mga item na to, kayo bala kung ano mag-decide nyo, kung sino kukuha at mag-aangking o pag-atian ninyo. So, okay, dahil dyan, kayo ba talaga yun? Samurai Battle Armor? Oh, yes. So, ayan ha, i-display ko na lang siguro para hindi kayo ilalagay ko na lang sa group na lang to and decide well kung kanino nyo pupunta. Yung last ng game na po ng character side story, yung next Saturday na. Kasi papunta na po dyan yung mga kalaban.
So, before we end, guys, okay, hindi ko muna sasabihin kung ano yung mga item na kukunin nyo. Basta, lahat ba ito kinuha nyo o may iniwan kayo? Lahat kumunin. Ang sagwa talaga ng tunog, guys. Ang sagwa. Nag-iwan. Oh? May naka-ano yata, parang naka-distorted eh. Oh. Kanino? Nagbo-voice mode ba? Oo, nagbo-voice mode eh. Parang ganun eh. May nag-echo ng ano? Oh, ayan oh. Oh. Hello, hello. Ayan, ako hindi naman tumutunog sa inyo. Wala na siya. Ayun, may umalis. Sino ba yung umalis? Ako na naman po. Ayan, si Sara. Meron pa rin. Nung nagsalita. Sorry, hindi ako yan. Ayan o. Oh. Yes, sir, then. Okay. O, oh, pag yeah. Si Sin, kumang nagsasalita. Okay lang, hindi. Okay lang, tuloy. Hello. Okay lang. Oh. Kanina yun? Wala. Wala. Okay. Si Eric. Akin ba yun? Parang eh. Parang. Parang. Hindi sa'yo, Sherwin. Hindi sa'yo. Hindi ba sa'yo? Kanino? Wala. Okay. Okay, ganito po. Yan yun ang technical difficulty lang yan. Okay, ganito na lang. Yung iba huwag munang sumabay sa ita kasi nga, distortion na yun. So, ganito, yung mga gamit na to, gusto nyo na bang natiin ngayon to o sa group na lang? Ano? Gusto nyo ba? Magsasalita mo na maganda. Sabi mo, Doc. Kunin lang ang kailangan natin. Ibalik ang hindi natin kailangan. Ganyan ang paniniwala ng mga matatanda. Ang ganda ng words niya. Lang, nasasabay lang yung tarotot. Okay, pwede na, intindihan namin. Okay. Ano, guys? Ano? Kukunin nyo na ba ngayon to? O, ilalagay, isesend ko na lang to sa group nyo. And then, itutuloy ko ngayon kung ano na yung gagawin natin bago mag-to be continue. Kukunin nyo ba? Isend na lang po sa group again. Sige. Sige, isesend na lang natin sa group. Okay, isesend na lang natin sa group. Okay, ganito po nangyari. After that, bumalik na po kayo sa kaharian mismo ni Aring Datong Pula. At inexplain po ni Lady EU lahat ng mga nangyari sa loob ng tatlong araw na paglalakbay ninyo. At nagulat po yung hari sa mga sinabi niya. Then of course, nagulat din yung haring si Datong Pula, yung kaluluwa, yung ancestor niya, supportive na sa inyo at kinampiyan niya na si Hakuman Yue. At sinabi niya, kasi naman ikaw, hari ka, hindi ka nag-iisip, ginagamit mo, puro tiyan mo eh, hindi utak mo eh. Sabi niya, lola, bakit ba nagbago iip ng hangin? Sabi mo, mga inkanto, hindi natin dapat pagkatiwalaan eh. Sabi niya, kita mo yung mga anak ko, galit sa akin. Dahil yung isa, pinatapon ko sa vulkan, dahil inkanto siya. Pero alam ko, in love yung anak ko dyan. Sabi ganun niya, hayaan mo na, nanganganib ng isla natin, sabi niya. Kaya kailangan tanggapin mo na ang offer ng mga taong nandito. So guys, in-explain po ni Lady EU yung mga nangyayaring sitwasyon ngayon at nalinaw yung hari at sinabi ng hari. So, kung ganun, wala na talaga akong magiging desisyon. Nakausap nyo na pala mismo ang apat na bantay ng Tik-Tik Basag Isla, ng Basag Bayag Isla. Ano ang magandang bang desisyon? Lalabanan ba natin ang 6,000 na genma na parating mismo sa beach o tatakbo tayo at iiwanan natin ang isla? O ano? Any last one? Well? Kung gusto niyo lumikas, pwede kayo ikas yung mga ika. O yun, sabi ni Zaga, kung gusto niyo lumikas, walang problem. Alam mo sabi ni Lady EU, kung ganun magkakaroon tayo ng dalawang diversion, yung iba magbubuwis ng konting oras para makatakas yung mga tao hindi marunong lumaban. Sabi niya, total may mga kakampi naman tayo. Yung iba sa inyo, abangan nyo na lang sa tabi ng dagat, sabi niya. At huwag silang makasampa agad. Ang inaalala ko lang,
yung dalawang oni pa. Ano? Wala namang sinabi. Ano yung sinabi? Yung dalawang oni pa na sinabi nung sinabi nung oni na patay ninyo na meron pa daw siyang dalawang kapatid na papunta rito. Sabi niya. Yun ang inaalala ko lamang. So ngayon, meron kayo mga diversion dito. Iisa-isain ko kayo, guys, ha. Ito na po yung araw na pagplaplanuhan. So, si Lady EU at saka yung samurai na babae na kasama niya, inalalayan niya na yung mga tao na magpunta na sa harbor. Yung harbor nila dito, nag-iisang harbor nila, na ang pangalan ng harbor nila is, pangalan ng harbor, ito, Banayag Harbor ang pangalan. So, yun ang pangalan ng harbor nila. So, itatakbo po nila dyan yung populasyon. Banayag Harbor. Banayag. Okay, Banayag ha. May katunog ha. Banayag. Ni N ha. Okay, so, yun ang mangyayaring gagawin ni Lady Yu. Ngayon, kayo, bibigyan ko kayo, tatanungin ko kayo ng each turn ninyo. Baozu, ano ang magplano mong tactical dyan? Habang ang mga tao nag-evacuate na. Almost. Tienda. Yes. Si Haring ko lang. Ano yan? Dabi ko lang. Ano sabi ko? Bigay mo sa akin lahat ng pasupre na meron ako sa sa lugar niya. Yun ang sinabi mo. Dalhin niyo sa pinaka kabilang dulo ng isla. Malayo kung saan kayo nagdarako. Okay. Malayo palayo. So, ang plan mo. So, ang plan mo is, mangyayari, nanghingi ka ng mga powder, asupre sa ano na yan, resource na yan. So, you have a plan. Okay, sige. I have a plan. Okay. So, anong nangyari ngayon? Next, Zygen, ano po ang iyong turn? Anong final action mo, Zygen? Bago tayo mag-end ng episode na to. Dahil last na po yung susunod. Zygen, Zaga, hello. May sabato. May sabato pala kayo. Yes po. Kasama kay Zygen. Ano daw? Ano yun? Kasama sa akin sa mga warriors, tapos binigyan niya ng information kung ano yung nakalaman dati. Ano yung kanina, ano yung mga lakas sila. Ah, okay. So you are willing to join in the beach battle. So doon ka sa akin. Hindi ka doon sa mga taong nag-evacuate. Ang populasyon na pala ng island ng ito is 1,700 na non-combatant na mga native people, ha? So, and we will make sure all of them will survive. Ayun, okay. So, second, yun ang ginawa mo. Okay, si Doc ba, nandiyan, Doc? Any one last action bago tayo mag-endy? Ano ang magiging plan mo? Anything na good advice sa people of Tiktik Basagbayag Island? Hello? Mukha na wala si Doc. Mako. Okay, so, sige, balikan natin si Doc later. Hello? Okay, si Skara. Skara, hello. Hello. Tienda, hello. Oh. Hello. So, si Skara, nag-aakay dun sa may pangupang na atapalong-palong is patali may diyosa ka. May isang diyosa. Tapos may isang Skara na sa kapatid. Skara, hello, Skara. I-type mo na lang sa akin. I-type mo na lang sa akin yung ano mo, yung ano mo. Hindi ko talaga maintindihan yung sinasabi mo. Nagsasabay kasi yung torotot ng basketball eh. So, sige. Okay, later na lang. Okay, Toshi and Hannah. Any last action or last words para po bago mag-end ng story na to? Hello? I shall return the Japan. Well? Ano, Sir Dan? Magre-regard daw kami ni Hannah. Mad? So, rear guard. Ah, so sa beach kayo? Sa beach kami, pero rear guard. Oy, Sherwin. Yes. I answered that. Rear guard kami. So, yun po, may mga nag-decide na po. Dalawa po kasi yung place lang gagawin ninyo eh. Sa dagat at sa harbor po. Yung harbor, doon na yung mga taong nagtatakbuhan. Nandun na rin po si Lady EU at saka yung samurai na babae. Okay, nangyari guys, bago po tayo matapos, yung babaeng kasama ninyo na simula pa nung lumanding kayo doon sa isla na yan, di ba kasama niyo na yung babaeng yan? Ito din yung babaeng tumaga kay Skara nung nahati po siya sa dalawa, di ba? So, tinanong ni Lady EU, by the way, ang tagal na namin ikaw kasama pero hindi ka pa rin nagpapakilala sa amin kung sino ka.
sabi nung ni Lady Iyo dun sa samurai na kasama niyong babae. Ang sabi nung samurai na babae na kasama niyo, sabi niya, tawagin mo na lang akong, sabi niya, Mugwa, sabi niya. Mugwa? Sabi gano'n ni Lady Iyo. So sabi nga niya, parang familiar sa akin yung tunog na yun. Well, anyway, malaki na ang nagawa mo sa aming tulong, Lady Mugwa. Pero maraming salamat din. So sabi nung ni Lady Iyo, nung pagdaliko ni Lady Iyo, etong babaeng samurai nito, tumalikod. At tumingin siya sa malayo. May sinabi siya. Ang sabi niya, Father, ililigtas kita. Okay, done. Okay, guys. Doon ako nagtatapusan. Grabe yung tunog, oh. Kayo, anong galing yun? Pag nag-open ang mic, enter dan. Sumasabay. Oo nga, eh. Pag nag-open siya ng mic, eh. Sana mawala na yan sa next game. Ayan, kay M. Shan, sigurado. Pero yung kanina, ewan ko kung kanina yun. Oh, ayan, oh. Ayan, may tunog, oh. Okay guys, dahil dyan, you receive another 1,000 XP, total of 3,000. So ngayon, honor na po tayo guys, mga honor po. Dito natin magkakaalaman po kung sino po ang maraming honor at wala. Kakailanganin niyo po itong honor na to sa next game po ng ano, kung gagamitin niyo ba siyang pang dagdag damage o hit points, kayo ang mag-decide niyan. So the more honor, the more you survive. Yan po ang magiging case po niyan. Okay? So ngayon, check na po natin kung ano ang mga honor ninyo. Titingnan natin. Okay, honor. Nawala honor natin dito. Ayun. Okay, asa na ba? Ayan, honor chart po tayo ngayon. Tagal? Naglulo ko yata ng ano, kagal. Okay, yan, honor na. Okay, ito yung mga standard honor po natin. Meron ba kayo na acquire the property? Meron, di ba? Yes, okay, lahat po kayo plus one honor. Tandaan nyo, lagay nyo yun sa character sheet nyo. Honor, plus one honor na po kayo. Meron ba na-accuse sa inyo ng criminal dito or masamang tingin? Ano? Wala, no? Wala naman. Wala naman kayong in a bench na namatay, no? Wala, no? Okay, hindi naman kayo na... Meron po ako. Technically, it's still part of the mission. Okay. Ah, so may nag-avenge ng family, tama ba ako? Avenging? Wala. Avenging, I mean, hindi po, wala naman po sa next one po yan, sa next one. Okay, wala naman po nahuli sa inyo at wala naman nakasila ng oath. Okay, completing a great deed. Lahat po kayo, plus 5 honor. Defeating an ancestral enemy. Wala naman kay ancestral na enemy dito eh. Okay, so done. That's it. Monster. Okay, wala na. Okay lang. Hindi naman monster sila. Race din to. Fulfilling an oath. Meron ba kayong tinupad na pangako? Wala yata, no? Meron ba? Okay, dahil dyan guys, plus 2 honor. Plus 2 honor po kayo lahat guys, plus 2 honor. Sakit to na. Okay, nagbigay ba kayo ng gift sa NPC? Wala, no? Ikaw, nagbigay ka nga pala, Ems, no? Okay, plus 1 honor ka, Ems. Ikaw lang, ha? Nangihiba kayo ng pabor sa NPC? Wala? Okay, wala. Okay. Wala naman namatay. Okay. So, that's it. Okay. May shokenja ba sa inyo, guys? Wala. Wala. Hanjokai. Okay. Hanjokai. Okay. Hana, nagpakita kang Hanjokai ka, no? Nagpakita ka sa kanilang Hanjokai ka, no? Si Hana. Apo. Ouch! Okay, Hana, minus 1 honor ka. Minus 1 honor ka. Ito lang po yung nakita nila sa akin. Yung tenga mo lang, eh. Nagpakita ka, di ba? Okay, so meron palang tabu ang Hanjokai na dapat hindi mo pinapakita ang human form mo
pagka hindi mo pa sila kilala. Yung unang impression mo, Oh, pero nangyari nung before you introduce yourself, nagpakita kang Hanjo kay ka doon sa babaeng si Lady EU. Ulit na batan. Oo, na-excite siya. Ulit na batan. Okay, dahil dyan, gumawa. Ulit na batan. Gumawa. Yung tenga na nagpakita, yung tenga ng Fox na parang excited yung... Oo, Hanjo na yun. Oh, nag-directly ka na ano ko ba sa tabo ng Hanjokai. Sinaway mo 'yun. Pero okay lang, plus minus one honor lang naman. Okay. And because of your good role as Hanjokai, daw din 'di bawi lang yung minus one ni. Plus one honor ka ulit. So walang bawo sa iyo. Okay? So Kensai. Okay, si Zaga to, Zaga. Zaga victorious against overwhelming odds, plus three honor ka. That's it. May ninja ba dito, guys? Wala, no? Wala. Walang ninja. Samurai, wala rin. Wala? Wala rin samurai. So, ay, wala. Wujen, wala. Yakuza, wala. Okay, mga monk at martial artist, Mystic Fist. Dahil nagpakita ng gilis kayo at nag-study kayo fist to fist, you receive two honor. Doc, at saka Nasushin, that's two honor kayo. Okay yan, dyan na po tayo nagtatapos, guys. Talagang ano na po ko, show, grabe. DM yung show ko. Saan kayo nang gagaling yan? Kailangan naalaman natin yan kung saan nang gagaling yung sound na yan. Itignan, check ko rin baka sa akin. Kay Skara yung gagaling ni. Kay Skara, no? DM yung Kosho po. DM yung Kosho, no? Yung? Ah, si Kosho! I'm sorry! Okay, Kosho. Dahil sa... you use your weapon at hindi ka gumamit ng ibang weapon, you rely to your insignia na weapon, you receive plus 5 honor. Kosho, ang ating cannoneer. Plus 5 honor, guys. Ikaw lang yun, ha? Sa'yo lang yun. Ayan, guys. Thank you po. Thank you po sa Armor Class 0 at sa Tabletop Philippines at saka sa D&D D20 Philippine Committee at sa Ambuhay OFW ngayon. Kasi kundi po dahil sa kanila, hindi po namin mabivisualize tong game na to. And of course, guys, last game na po ng next Saturday po tong Character Side Story at matatapos na po at may mga susunod na pong bagong campaign. Abangan nyo po yung Castlevania Saga ng D&D. Ayan. Pero bago kami magsimula niyan, abangan niyo po yung video po ni GM Saga, ang side story po ng Castlevania Episode 3 na po. Bago po kami magsimula niyan. Abang-abangan niyo yan. So guys, maraming salamat and credit to the artist and music artist kasi kundi po dahil sa kanila, hindi po namin mabivisualize to. Ito, may distorted na naman ito. Yun. Wala. Kala ko sa akin. Okay guys, maraming salamat. Thank you guys. And see you again next Saturday. At sana naman, matuloy na to ng next Saturday. Kundi, ibabagsak ko to sa side story ng bagong saga ng God Knight. Okay? So maraming salamat guys. Thank you. See you again next Saturday. At abangan nyo po sa Armor Class Zero YouTube. Thank you guys. Thank you. At well played, good play. Maganda. Okay. Thank you.